0917-1742-429. Sabi ni Kulita dito, ang galing mo mag-advise, Charotera. Ano yung advice ko? Wala ko yung advice ngayong gabi. Wala pa. Pahirapan nyo ako, tawagan ninyo ako. Mali oh. Pahirapan nyo ako. 7001-7949 or 8721-2429. Nakuha sa Mekos-Mekos si Jar. Kaya happy siya. Sabi niya. Yung pagkain niya yung Mekos-Mekos niya. Hello kay Kulita. Norsyo. Maligayang bati po. Ayan. Si Maria. Di ba din tumawag na nakaraan na may delay? From Australia. Oh. Ay, iba. Iba pala to. Oh, tawag dali 7001-7949 or 8721-2429. Ate Baby, magandang gabi sa'yo. Mami Lord Nakatilo, babati naman daw si Mami Tess Ibanga. Ayan. Happy birthday, Mami Tess. Happy birthday, Mami Tess Ibanga. Happy birthday, Mami Tess Ibanga. Happy birthday, happy birthday. Hi, Bangga. Hi, energy. Happy birthday, Mami Tess Ibanga. Shoutout naman sa nanay ko, Mami Telma. Uy, Ate Telma, kamusta ka na? Lakasan niya. Ah, talaga. Ate Telma, kamusta po? Maligayang bati. Hello po sa lahat na nakaantabay sa atin, ha? Yung mga nakikinig po ngayon sa Ibayong Dagat, ha? Thank you very much. Sa line 1, may caller tayo. Si Maria ng Mandaluyong. Maria? Hello? 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 Pag-uwiyak, alam nila na yung face. Ang hina ng boses. Hello? Hello? Pakipatay po yung Facebook Live. Naririnig po. Tsaka yung kung may radyo patayan. Already. Ma'am, ano, tawag nito, yung bibig niyo po ba ay kalahating inch lang? No. Medyo didikit niyo po sa telepono yung ano yung bibig niyo kasi hindi po kayo marinig sa air. Eh. Okay, sorry. Is it okay na po ngayon? Hindi pa rin. Oh my God. Hello? Bakit parang umuungol ka? Hello? Hello? Yan, ano. Are you using headset? No. Telephone. Telephone? Yes. Oo naman, telephone. Alam mo, takore ang gamit mo. Siyempre, telephone. Dikit mo lang po yan. Hello, ganun. Parang hindi ka narinig sa Eri, ma'am. Hello. Yan. Ayan. Alright, Hi, Maria. Hello, Papa Jackson. Tumawag ka, tumatawag ka from Mandaluyong, tama, no? Yes. You are 28. Anong pinagkakaabalahan sa buhay ni Maria? I'm a freelancer. A freelancer? Yes po. Anong pini-freelance mo? Virtual assistant and social media management and digital marketing. Ay, ang ganda ng ano yung marketing ha? Marketing ha? Parang MU yung dating marketing. Ayun. Sige. Are you single? Are you married? Do you have a boyfriend? Are you a mom? Humihina ulit? Oh. I was engaged to be married. Pero kinansel ko po yung kasal. Kinansel mo? Kinansel mo yung kasal? Yes po. Ibig sabihin, meron ng date, may ninong na, may ninang na, may gown na, ganon? Actually, kinansel ko po yung kasal. Oh, wait lang, Maria. Hello? Para hindi ko ma-istorbo yung flow ng kwento mo, you have to be consistent with the volume of the voice kasi humihina na humihina. Dikit mo lang sa labi, madam. Okay. Alright, anyway, kinansel mo kasi? Kinansel ko po yung kasal within the day of the wedding. You stood him up? Before kasi yung wedding day, nag-aaway na kami. It's because of finances. Okay. Wait na muna. Gano'ng katagal kayo mag-jowa bago kinasal? Bago nag-decide na magpakasal? One year kaming mag-jowa. Pero nasa LDR po kami. Okay. Asan siya? From Spain. Spain. Espanyol ba siya o Pinoy na nakatira doon? Espanyol. Espanyol. Edukasyon! Ganon, no? Ganon na pagsa... Marunong ka mag-Spanish?
Hindi. Pero may words akong naiintindihan, pero I cannot speak Spanish. You cannot speak Spanish. So, English ang, ano, ang common language yung dalawa? Yes. Okay. So, he came to the Philippines to marry you from Spain, tama? Yes, kasi okay. Yun yung gusto niya, which is, tinanggap ko na din. Kasi yun yung better option para sa sitwasyon namin. What do you mean yun ang gusto niya? Why, is there another option? Kasi ayoko munang magpakasal. Gusto ko pwedeng live-in or mag bibisita lang ako sa kanya. Pero ang gusto niya is magpakasal na kami to settle down. Okay. Bakit ayaw mo naman pakasal? Takot ako. Takot akong magkamali. Takot humina ka, ma'am. Humina ka po. Takot akong magkamali. Takot akong biglang iiwan na lang sa ere. So, bakit naman sa kanya mabubunto yung takot mo na yan? I mean, did something happen before? Ano ba? Issue sa past ko, then sa kanya. Meron na din ako kasing nakitang red flag sa kanya, pero hindi ko siya pinansin. Tell me about the red flag. Nagkausap kami. Yes, bigla kami, nung bumalik yung communication namin, nalaman kong break na sila nang naka-live-in niya for 3 years. 3 years doon. Then, ang alam ko is, nag-move out na yung babae. Pero, tinago niya sa akin na hindi pala. So, nagsasama sila sa isang apartment. Habang kayo? Habang kami. Okay. Two bedroom. Pero, ang sabi niya, nag-move out. Pero, napapansin ko na may inconsistency. Pero, hiwalay na sila. Nag-uusap kami every day na meron kaming video call, updated ako lagi. Pero babae po ako. Syempre, merong parang kutob, which is parang may tinatago. Yun nga, nalaman ko, dun pa nakatira yung babae. Kasi hindi siya taga Spain. Taga saan? Chinese national. Ah, okay. Okay. How long into the relationship na malaman mo na ano nangyari yan? I think 3 months ata kami. 3 months. Maria, how did you get to meet the guy? How did you meet up? Okay, first is, as in totally nagsimula yung usapan namin is dating site. Then kinap ko yung communication namin. Then, bigla siyang pumunta dito sa Pilipinas. Na-meet ko siya accidentally sa bar kasi yung meron kaming common friend. Hindi ko expected na yung kaibigan ko, friend din pala. Wait. You communicated, you met up sa app. Yes, dating app first. Okay. Pero, tapos, wait lang. Tapos kinat mo yung communication doon. Yes. Bakit mo kinat? Nag-focus ako sa, tawag nito, sa trabaho. So you went to a dating app to meet someone. When you met someone, kinat mo? Yes. Okay. How long did you talk before mo kinat? I think 4 months. 4 na buwan. So parang ginost mo lang siya? Parang ganun. Okay. Although, okay lang. Hindi naman kayo nakita in person. And then, nung kinat mo yon, he flew all the way from Spain to the Philippines at nakita kayo sa bar. Hindi ko expected na pupunta siya dito sa Pilipinas. Pero during the communication sa dating app, plano na niyang mag-book ng ticket just to meet me. Pero kinat ko siya. So totally wala akong alam na kung anong nangyari. So one time, pumunta ako ng bar with friends. At yung isang friend ko is Spanish national. Okay. Spanish national, nakatira dito sa Manila. Then, bigla akong nagulat kasama niya, yung tao na yon, yung ex ko. That was the first time that you are meeting each other? Yes. Okay. Hindi ko expected magkikita kami. Pero wala naman kayong ano, relasyon nun kasi you were just talking online, tama? Yes. Okay. So, clueless ako na magkakilala sila. So, nagkaroon kami ng common friend. Okay.
So you met up in the bar, and then how did that go? Ilag ako kasi yun nga, kinat ko yung communication, pero siya, pinupursue niya ako. So are you telling me na nung kinat mo yung communication before kayo nag-meet sa online pa lang, pinupursue ka na niya? Yes. Okay. So hindi naman naging kayo nun online? Hindi. Nagpaligaw ka lang online? Ewan ko, parang nagkakaon. No, don't tell me ewan mo. Kasi sino nakakalam yung nanay mo? Akin ang number ng nanay mo. May mutual understanding. Okay. So, meron kayong something online. You were almost an item online. Yes. Tapos kinat mo. Can you explain that to me? Paano ba't mo kinat? Nag-focus ako sa trabaho ko. Then... No. Sorry, that's a very lame... excuse to tell me. It's a lame reason. Mm-hmm. Pero sa akin kasi striving ako nung time na yon sa bagong pasok ako sa industry. You cannot say goodbye to a guy that you led on, ganun? Tinatak ko sa sarili ko na hindi ako maghahabol. Kasi lahat ng naging task ko, iniiwan ako. So why not? I-ghost ko na lang siya. Okay. And then how long yung pagitan when you cut the communication online bago kayo nagkita sa bar? One month. So when you saw each other sa bar, ilag ka? Yes. Ilag ako kasi alam kong, yes, aminado ako. Gusto ko siya. Tsaka, yun nga, takot akong baka ma-attach ako sa kanya. Kasi alam ko din, may kasalanan ako. Kasi ginost ko siya. Okay. Pero, pinursue niya ako. Then, right after... Pinursue ka niya starting from when you met each other sa bar? Yes. Okay. How did he pursue you? Nag-uusap kami. Lumalabas kami. So, how long did he stay in the Philippines? Ang uwi niya dito na yan? 2 weeks. So he was here 2 weeks. And the entire 2 weeks, majority of that, of those times, was devoted to you. Yes. Nag-travel din kami. Akala ko ba nag-concentrate ka sa work mo? Akala ko ba nakafocus ka sa work mo? Yes, that time. Nag-travel pa kayo. Paano ka nakafocus sa work mo? Nak-remote job po ako. So kahit saan po ako pumunta. So joke mo lang yung nung ginawas mo siya, nagpo-focus ka sa work mo? That time kasi bagong... hard lang ako ng client. You have to remember, 1 month lang ang pagitan ng kinikwento mo, ha? Opo, alam ko. Mm. Bagong hired lang ako, so... I'm going to break down the story, ha? We better be consistent with it, ha? Okay. So, hindi totoo na nagpo-focus sa work mo. Let's just be honest with it. Ginos mo lang siya because of your... Kwento mo kasi ito, eh. Ginos mo lang siya because you were afraid to be attached. Huwag mo nang ipagbintang sa work mo. Because you have to remember, 1 month after, 2 weeks kayo, nag-travel pa nga kayo, eh. Tama? Okay. O, saan ka nagpunta? Boracay. Nag-two-piece ka doon? Okay, tinatanong ko lang, baka... Yes. Talaga, grabe pala doon sa Boracay. Kailangan naka-two-piece ka pala talaga. Talaga? Gano'ng katagal kayo doon? 5 days. Tagal din. 5 days kayo sa Boracay? Yes. Nag-kiss kayo doon? Yes. So, nasa Boracay ka, nag-work ka pa rin? Yes. Magaling. Nag-work ng ilang oras, then activities, then sa night, merong certain time na mag-work. Tapos gimmick? Yes. Station 1, ganun? Yes. Party-party. Tapos, so kumbaga, naging kayo, the reason kung bakit naging mag-jowa because... pinursok niya sa Philippines? Yes. Okay. And then? Then 2 weeks later, he went back to? He went back to Spain. Okay. He went back to Spain, then... 3 months later, that's when you discovered that he was still living in with a girl that used to be a girlfriend, tama? Yeah. Okay. Alright, tuloy kwento. Then, yun nga, parang pinabayaan ko lang
pinabayaan ko na lang yung sitwasyon kasi sinabi ko lang sa sarili ko, okay, sige, nag-uusap naman kami. Ah, pumayag ka na lang na naandun yung girl sa bahay niya? Oh, kasi ang alam, ang kwento din kasi, sa kwento niya sa akin is totally mag-move out. Mm. Pero hindi niya, ang sabi lang sa akin niya talaga is naka-move out na. Then, yung parang hinuhuli-huli ko siya, inconsistent yung sagot niya sa akin. Pero okay, pinabayaan ko na lang kasi consistent naman yung communication namin. Mm. Kasi, paggabi kasi, as in whole duration ng duty ko, tas siya, naka-video call kami. So, aware ako. So, sa, at the very least, sa part na yun, secured ka naman? Yes, parang secured na din. Okay. Sige. O, tapos? So, yun. Then, in a few months, gusto niya akong pumunta doon. Mm. For, to stay there. So, nag-decide kaming mag-apply ako ng visa. Okay. But the sad part is, na-deny ako due to my work. Kasi, parang meron silang nakitang mali. Then, ano ba? Illegal ba yung trabaho mo? No. Parang, meron akong grounds para mag-TNT daw. Ah. Oo, oh, ganun. Yes. Ng Bureau of Immigration sa Pilipinas? No. Na visa? Sa visa mismo. Ah, sa visa pa lang. Okay. Yes. So I need to add more papers para magkaroon ako ng strong ties dito sa Philippines. Sige. So nag-decide kami. Parang nag-usap kami. So ano yung mangyayari? Kasi syempre, LDR at the end of the day dapat may goal kayo. So yung goal namin is magkasama kami. Magsama kami. Yun lang naman talaga. Kasi during those time, okay kami, hindi kami nag-aaway kami sa maliliit na bagay. Okay. Then, supportive siya sa trabaho ko. Siya, pinupush ko siya sa career niya. Kasi ayokong maging dominante ako. Kasi, yun lagay na yan ha. Ayaw mong dominante ka ha. Kasi ayok, okay. For the reality kasi, ang sinasabi ng mga Pinoy is, parang tingin nila sa akin, kaya ako nang pagrelasyon sa kanya is dahil sa pera, which is baliktad, which is hindi totoo. Malaki sweldo mo, di ba? Kasi siya, laging, nag-aaway kami. Ang laging issue niya sa akin, laging sinasabi, parang gusto niya kasi sa lahat is 50-50 kami sa gastusin. Mm. Which is wala akong problema. But, I need a man na magiging provider ng family. Kaya kong magtrabaho, kaya yeah, I respect that, though. Pero, syempre, may hinihingi din ako. Kasi babae ako. Iba ano mga, ano yun, liwanagi mo? Ano mga hinihingi mo? Di ba hindi, iPhone hinihingi, yan? For example, date. Oo, oh, syempre, naman naman yun eh. Obligasyon naman talaga na lalaki yun, di ba? No, na, hindi. Never niya akong dinate na totally sa kanya. It's always 50-50. Well, siguro, or, alam mo ano, Maria, it's cultural differences. Yes. Naging open ako sa kanya. Pero, sana naman, i-treat niya naman ako bilang babae din. Hindi yung totally 50-50. Sa bagay. Or, tama ka sa part na yan. Sabi mo, kaya kayo mahirap, sinakop niyo kami noong unang panahon. Kapag gumanong ka. At mayaman kami, kung di nyo ka pinuntahan dito, nananahimik ang Pilipinas ng dapat sa charot. Anyway, so tapos? Then, yun nga, minsan, pinipilit ko sa, okay, date tayo, ganito. Ako mag-titri. Ganun lang. Saan yung mga dates na yan? Halimbawa? Ano? Nangyari kasi yun, nung pumunta na ulit siya dito sa Pilipinas. Ate, humina. No, sa Boracay, sino nagbayad? It's 50-50, pero may mga gala time na ako ang nagbabayad. Kumbaga shared kayo doon. Kumbaga hindi mo naramdaman that he was taking you out. Yes. Para kang nasa ano, group tour, parang ganun. Yes. Binihiram mo yung part mo, ano? Yes. Tapos ang gala. O tapos? Syempre, pinupush ko siya. Sabi ko, five hard for your career. Kung ayaw mo, kung kaya mo, mag-freelance ka din kagaya sa akin. Ano bang work niya? Support. IT support. So yung pagiging IT support niya online din?
Work from home lang siya, pero naka-base lang doon sa kanila. That's why he can travel then? Yes. Okay. Alright, at tapos? Then, sabi niya, hindi niya kaya yung ganitong industry ko kasi wala siyang idea. Ganito. Sabi ko, tutulungan kita. Lahat. You were asking him na lumipat sa industry mo? Hindi. Parang mag-part-time siya. Kasi ang issue niya lagi sa akin is, kasi malaki sahod mo, mas malaki sahod mo. So you were earning better than him? Yes. Ah, okay. Ilan taon na ba siya? You were 28. Ilan taon ang difference niya? He's 35. Okay. Alright. So, pinupush niya sa ganito, ganyan. Pinupush ko siya, ganito, ganyan. Pero sabi niya, hindi daw niya kaya. Wala siyang alam sa industry na yan. Sabi ko, pwede kang pumasok under sa industry na meron ako, pero under sa tawag nito, sa experience mo. Kasi merong mag-offer nun, pero ayaw niya. So, tinanong ko, yun nga, na-deny ako sa visa, sabi ko, so anong desisyon natin mangyayari ng ganito? How do we get to be together? That's the end goal, di ba? Yes. Pero before, pero nung na-deny yung visa ko, nagkaroon kami ng 2 days na awayan. Kasi parang ako na-overstress na ako, umiiyak ako. Kasi devastated ako sa nangyari. Kasi kumbaga parang na failure sa iyo yung part na yun, di ba? Yes, kasi failure para sa part ko. Kasi pero wala ka ba talagang balak mag-TND sa Spain? Yung totoo? Wala. Kasi pagdating ko doon, ipa-file niya ako ng parang sponsorship under sa kanya as a cohabitation kasi magiging legal ako eh. After few weeks, magiging magkakaroon ako ng residence permit under sa kanya. Baka alam na ng government ng Spain yung kaya, naku, pagdating nito sa Spain, kukuha lang ito ng permit for cohabitation, ano. Baka ganun, no? Kasi alam mo, siguro factor din yung kailan lang kayo naging mag-jowa eh. Tapos pupunta ka ng Spain kaagad. Feeling ko factor yun eh. Ang in-apply ko kasi is tourist visa under sa akin. Pero mas marami akong papers tourist. Na nilabas. Pero okay. Siya, dineclare namin na magkarelasyon kami. Nagbigay siya ng papers din. Pero hindi sponsorship ang nangyari. Kasi pag sponsorship yata, meron siyang pipirmahan din, di ba? Yes, may pipirmahan siya. Okay, o tapos? Yun, parang na-deny ako. Tapos tinanong ko siya nung... Yun yung away ninyo kasi stress ka. Gets ko yung part na yan. Oo, stress ako. Kasi hindi ko siya maramdaman. Kahit naman ako ma-deny, stress ako. Hindi ko siya maramdaman na parang nag-aalala paano kami magkakasama. Tinatanong ko siya, so anong option natin? Anong gagawin natin? As in, totally wala. Wala siyang reaksyon. So nagalit ako, blinak ko siya sa lahat ng pwedeng naming platform na magkausap kami. Okay, may tanong ako sa'yo before we move on from that one. Sabi mo kasi wala siyang may sagot sa'yo, di ba? Yes. What could have been the right answer for you? Yung mag-move siya dito sa Pilipinas. Kasi alam niya, hindi pa ako ready magpakasal. So you wanted him to move his entire life to the Philippines? Mag-move siya temporarily. Even for one year. But you recognize na hindi madali yun? Ano po? Do you recognize na hindi madali yun? Actually, madali sa kanya. Madali siya makakasal. Madali mag-travel, pero yung mag-move to reside here, I don't think that was an easy task. Para sa kanya kasi, well, kung gusto niya talaga ako, mahal niya ako, it's easy kasi ako, willing akong mag-move. Pumunta doon. Sa kanya kasi, ang iniisip niya, maganda, may trabaho siya doon, settled siya. Exactly, that's the point eh. But, baka mamaya, baka hindi option that he moves here. Baka the option is that you go there. So, siguro, yung option niya siguro talaga, na mag-aantay ulit ng panibagong, kung kailan ka pa pwede ulit mag-apply ng visa, ganun. Yung option niya talaga is pumunta ko doon. Pero hindi niya ako ni-consider yung gusto ko. Kasi kung mag-move siya dito sa Pilipinas, I have a unit. So, wala siyang,
May kondo ka? Nakatira po ako ng kondo. Asosyal. Magkano kondo just monthly? Secret. Hindi nga, magkano nga, di ba? Minsan 1.6, minsan 2.2, ganun. Magkano ang ano ang condo juice nyo? Kasi malalaman ko kung maganda yung condo nyo, pangit eh. Kung pag mataas condo juice, ako dati medyo, yung condo ko medyo baba na condo juice, kaya luma na. Magkano? Yung ano po? Condo juice mo monthly? Nasa 2.5. Ah, mayaman to. Ako dati 300 ang condo juice ko. Humina yung boses mo, ate. Kasi computerhan lang naman, setan siya dito. Sa bagay, no? Then, ang dali niyang makahanap ng trabaho. Kasi, sabihin na lang natin, he's a bilingual. Spanish and English. Yes. Muy bien, ganon. Yes, then meron siyang, syempre, nasa IT sector siya. So, mas malaki yung sasahuri niya dito kaysa sa Spain. Alam mo, Maria, sa totoo lang, you were only looking at the logistical problem. Moving here, moving in here, blah, blah, blah. Ang tinasabi ko kanina, do you think that was easy? Kaya tinatanong kita kanina. Kasi it is not the logistical issue that's difficult. It is him leaving an entire life behind. Friends, family, food, lifestyle, comfort, convenience. Yun siguro yun. Kaya ang option niya is not to bring you there. I'm just telling you, ha, kasi maybe things were not said kasi you said you blocked him sa lahat ng platform that he can reach out to you. Yes. Linak ko siya, pero gumawa siya ng isang account using the Philippine number. Kasi nagkaroon siya ng Philippine number. So, nag-create siya ng account sa messaging account. Then, dun bigla niya akong kinausap. Nag-reply ka? Kinausap ko na. Sana in-unblock mo na lang. Kinausap ko na din siya. So, parang na-frustrate pala, din pala siya. Sinabi ko, anong gagawin natin? Then, siya nag-open. Sabi niya is, magpakasal tayo. Kasi gusto na din niyang mag-settle down. Kasi nakipag-divide na siya for more than 3 years. Pero never niyang nakita yung sarili niya na magpapakasal siya doon. Then, nung nakilala niya ako, sure siya sa akin. Gando. Kasi gusto daw niya ako pakasal. Siguro wala kang peklat sa legs. Gando. And yung family niya, which is yung mommy niya, pinilit na siya. Go, magpakasal. So, gusto ka rin ng family? Yes. Gondo talaga. Ganda ng ate ko. Tapos? Magpakasal, pinush siya ng mommy niya, magpakasal na kayo para mas madali na din makuha ko. Sabagay kasi, fiancé visa, hindi na, couples visa na, di ba? Hindi siya couples visa. Ano ba? Ano, fiancé? Spousal visa? Yes, spousal visa. Oo. Parang ganyan. Wala akong alam sa ganyan eh. Wala kasi akong balak umalis ng Pilipinas eh. Mahal ko to eh. Hanggang pabaka-bakasyon lang. O tapos? So, parang nag-isip-isip ako if anong mangyayari, kung papayag ako o hindi. So, medyo nag-distansya muna ako sa kanya. Nakikipag-usap ako, pero ikaw ba? May tanong ko sa'yo, Maria. No? Kwento mo to, ha, pero do you realize na ang toxic mo rin tao? Yes. At least honest ka. Sorry, ang toxic mo, ha. Natotoxican ako sa kwento mo. Pag may hindi ka gusto, i-block mo siya. Di ba, mag-ghost ka, bigla kang lalayo. Yes, toxic ako. Pero mas toxic siya. O di contest, panalo ka. Ang galing niyo. Alam mo, naniniwala kasi ako that you attract your own kind. You attract your own kind. Pag maligob ka, makakahanap ka ng maligob. Pag prayerful ka, makakahanap ka ng religious. Pag toxic ka, it's the same person that you are going to attract. No? Anyways, kwento lang naman to, nag-react lang ako, ha.
Baka mag-alt ka sa akin, baka bigla mo i-ghost, ha? Maria, pag mo ko i-ghost, kakausap pa kita, ha? O, game. Tapos, lumayo ka na naman. Hindi ako totally lumayo. O, paano? Medyo lumayo. Nakakausap ko siya, pero ang sabi ko... Parang cold ka ganun. Mag-iisip ako, kasi... Sabagay, big move yun, eh. No, kasal na yun, eh. Sabi ko, mag-iisip ako at mag-isip ka, kasi... Ang kasal, ang pagpapamilya, ang pag-aasawa is a big responsibility. Hindi lang siya pagkain o kanin na isusubo mo, pag mapasok ka, iluluwa mo. Totoo yan. Oh. So, magiging iba... Ang hirap iluwaan yan. Magiging iba yung mga priority, especially finances. Okay. So... Nag-isip ako for a few weeks siya. Still, ganun pa rin yung decision niya. Then, okay, I decided na, okay, sige, ganito, oo, ako, pumayag ako. Then, after a few days, nag-book siya kaagad ng ticket for the following, for the next month para pumunta dito. Para mag-asikaso ng papers dito sa consulate. Okay. Yan nga, pagkadating dito, nag-process kami, naghintay kami ng few months, then, pero habang naghihintay kami ng papers para maging, papers para ipasa, para magpakasal kami, nag-stay siya sa akin. Nag-live-in kami. Yan. Sabi nila, lalabas daw yung mga bagay na, yung kulay ng tao pag ano eh. Yes. Oo. Nag-live-in kami. The agreement was 50-50 pa rin. 50-50. Pero wala siyang work. Wala siyang work. Wala na yung work niya. No, nag-live siya ng 4 months, 5 months. Kasi pwede sa kanila yon up until 1 year. Pero no pay yun. I think 2 months lang yung with pay. Then yung mga sunod na months, wala na. Okay. So, nag-leave siya for a few months. So, nag-leave-in kami. Napansin ko, puro ako yung nag-a-adjust. And agreement was 50-50. Oh, tapos? So, siya, wala trabaho, pero ako may trabaho. Then, napapansin ko, parang, yes, ako nag-a-adjust, ako lahat, parang ako lahat gumagawa. Which is okay lang sa akin kasi ang love language ko is service. So, lahat, gawaing bahay, ako gumagawa. Ang naging routine namin is matutulog ako around midnight, siya matutulog around 5 a.m., 4 a.m. Anong ginagawa niyo? Wala siyang work? Naglalaro lang siya. Nang? Online game. Okay. Naglalaro lang siya. Then, ako, matutulog ako by midnight, 12, 1. Then, gigising ako ng 7, 8. Then, mag-work ako niyan up until 12. Pero, during that time na nagtatrabaho ako, nire-ready ko yung food niya. Kasi gigising yan. Gigising siya around 2 p.m. 10 hours of sleep kompleto, ha? Healthy, oh. So, pag magising siya... Ano yung mga pinihanda mong food? Paella, gano'n. Kasi Spanish, eh. He's too picky with food. Ayaw niya ng tomato. Ayaw niya ng... Oh, yeah. Tomato, ketchup. Ayaw niya ng tomato? No. Sila nga yung matomato, eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Ano mga inihanda mo? Like burger, pasta. Western ang gusto niyang pagkain. Yes, pasta, chicken fillet. Ikaw nagluluto? Yes. Magaling ka magluto? Yes. Oh, anong specialty mo? Nasa pasta. Ah, talaga? Anong pasta mo na ano? Pasta po niemas, ganun. Anong... Carbonara and lasagna. Ah, yun. Ah, mahirap gawin yung lasagna, di ba? Ang hirap ka ba sa akin yan eh. O tapos? Then, yun, ako nag-a-adjust. Kasi,
food ko, food niya, magkaiba. Magkaiba kami ng preference. Pero kung makain ako ng food niya. Pero siya, hindi siya makikikain sa food ko kasi ayaw niya ng Filipino food. Okay. Hindi siya kumakain ng Filipino food. Kahit na adobo, ayaw niya? No, hindi siya kumakain. Fuck that, ayaw niya. No? Kasi ganun nila basahin yun eh. O, hindi. Ba yan? O, tapos? Even tinapay. Ayaw niya ng putok natin? Ayaw niya ng tinapay. Pandiregla, ayaw niya... Ayaw niya ng tinapay dito kasi ang tamis. Even the baguette in French bread talk, ayaw niya. Oh, ako rin ayaw ko ng baguette eh. Hindi ko alam ba't ayaw ko ng baguette. Hindi ko gaanong, parang feeling ko malungkot na donut siya eh. No, matamis siya. Matamis siya para sa panlasa niya. So, ah, okay. Ending, gagawa ako ng tinapay para sa kanya. Gagawa ka ng tinapay? Yes. Nagbe-bake ka rin? Yes. Ibig mo sabihin, meron kang baking oven sa unit mo? Yes. Ang yaman mo naman! Ang malaki yan, di ba? Mahirap gawin yun, ha? Oh, galing mo naman. Mahirap daw gumawa ng bread, eh. Di ba? Hindi. Ah, talaga? Sorry na, ka, mahirapan ako gumawa ng... May bill na kami sa kanto, katabi ng pandiregla. Abayan. O, tapos? So, kumbaga, lahat to ginawa mo, acts of service mo nga sa kanya. Yeah, kasi... love language ko. Nag-i-enjoy ako. Pero, syempre, naghihintay din ako ng kapalit, which is the love and care. Mm-hmm. Parang kasi give and take na dapat eh. Mm-hmm. Pero hindi mo na-factor in that he flew from Spain to the Philippines? What is it? Hindi mo na-factor in na naghahanap ka ng anything from him, but he flew from Spain to the Philippines, eh? Yes, it's leaving a life behind the comfort that's, diba, that he knew just to be with you. Yes. Mm-hmm. It's a big move already. So, in-appreciate ko siya. Mm-mm. Paano mo in-appreciate? Yun nga. I always tell him that thank you dahil nag-sacrifice siya pumunta dito. Pero, syempre, at the end of the day, magpapakasal nga kami. Bagay, o. Yun din yung purpose na bakit siya pumunta dito. Tapos? So, yun nga. Ginawa ko lahat. And, sabi niya nabuboard din siya. Sabi ko, try freelancing kagaya sa akin. Oo, di ba? Kasi nakaharap na rin siya sa sa video game niya, magtrabaho na siya, parang ganun. Yes. Mm. Kasi nakikita din naman niyang flexible yung work hours ko. Oh. So tinuruan ko siya, pina-create ko siya ng platform for freelancing. Lahat isinubo ko para magkaroon siya ng work. Then may dalawang kumpanyang gusto siyang i-hire, which is dito sa Pilipinas, gusto siyang pumasok sa office, pero ayaw niya. But he cannot work, ha? Kasi, di ba, he's visiting, di ba? Tourist visa, eh. Yes, pero yung company ang magpa-process ng visa. Okay. Working visa niya. Inofferan siya, malaking sahod with shuttle bus, pero ayaw niya. Ayaw niya kasi yung oras, working hours, is not convenient for him at di daw kumpleto yung oras niya sa tulog. Then, ang init daw. It's too humid here in the Philippines. Lagi. It is. It's a tropical country. Yes. Pero, gustong-gusto niya ang Pilipinas dahil sa beach. Pero, ayaw niya ng mainit. So, hindi ko siya maintindihan. Sige. Dami yung issue mag-jowa. Tapos? Yun. Pinilit ko siya. Pero, wala akong magawa kasi ganun. Ganun yung ayaw niya. So, parang, yun. Nag-settle kami, live-in, then exhausted ako kasi hindi din ako nalabas ng unit. Kasi lalabas lang kami if grocery time or gusto lang namin mag-ice cream date. Sa Mixu. Sa? Mixu. Alam mo Mixu? No. Mura ice cream dyan eh, masarap. tapos? Yun lang, lalabas lang kami for papers, for grocery, and ice cream date. Ganun lang. Okay. So, exhausted ako kasi trabaho. Ako pa mag-maintain dito sa unit. And the expenses also. The agreement was 50-50, pero ang nangyari, I'm the one paying for the mortgage, I'm paying for the... Anong mortgage? Sa condo. Ah, so ano yan? That's... Wait. You are not renting it.
Rentonian. Yeah. So you were asking him to pay for a unit that's that will turn out to be yours. Kasi ang agreement namin, sinabihan ko siya, ganito. Mm. Ganito ang mangyayari, ganyan. Sabi niya, 50-50 sa lahat. Okay. Kasi nga, di ba, nag-umpisa naman kayo, even Boracay, 50-50, di ba? Yes. It's all right. 50-50. So, 50-50. Yun yung agreement. Pero, ended up, sa akin pa rin. Ano, naglabas siya ng, I think, 2 months. 2 months. Siya nagbayad ng 2 months. Then the rest, ng stay, ako na yon. The utilities, ako na yon. Then, the groceries, technically, 50-50 kami. Pero more on sa kanya, dahil sa food niya. The food niya is mamahalin. Okay. So, sinet aside ko yung sa food. Pero, pag nagde-date kami, still 50-50. It's 50-50 kahit pumunta kami ng mall, kahit gusto kong, kasi frugal akong tao. Kasi titingnan ko yung isang bagay, kahit gustong-gusto ko, hindi ko siya bibilhin. Okay. Kahit gustong-gusto ko siyang bilhin, nakikita niya, gusto kong bilhin, hindi siya kikibo. Let it be. Hindi niya ako papakialaman. Pero siya, pag may gusto siya, tatanungin niya ako. Magpaparinig siya. Gaya so, ng ano, bigyan mo example. Yung gaming headset. Well, that's going to be his thing, eh. Bakit magiging kasama ka sa bilihan nun? Kasi dito siya sa Pilipinas nag-birthday. So, he's asking me, ano gift ko daw sa kanya? Sabi ko, I don't know. Kasi hindi ko naman alam ang gusto mo. Hindi ako bibili ng isang bagay na hindi magagamit. Birthday na lang, ganun pa kayo mag-usap? Yes. Well, lupit naman ang relasyon niyo. Matapos? So, yun. Hindi ako basta-basta bumibili noon. Then, nagpaparinig siya. Pumunta siya ng mall. Yes, pumunta siya. Humina ka. Pumunta siya ng mall. Hmm. Just to look for it. Then, walang available stock. So, hinayaan ko na lang siya. Hanggang after 2 months siguro ng birthday niya, doon nagparinig ulit siya. Kasi before, a day before noon, oh no, days before ng travel na naman namin for vacation. Wait lang, 2 months after, 2 months ng birthday niya? Anong date yung 2 months ng birthday niya? Paano yun? After 2 months ng birthday niya. Ah, so nung birthday niya, hindi niya nakuha yung headset niya? Oh, kasi hindi. Kawawang bata naman yun na lang gusto sa birthday, di pa nakuha. Kasi tinatanong ko siya, anong kailangan niya? Kasi hindi ako bibili ng isang bagay na hindi niya magagamit. Which sinabi nga niya, headset, di yung pa rin binili. Tinanong ko siya, sabi niya, hindi daw niya alam kung anong gusto niya. Hindi ako manghuhula na. Hindi ako manghuhula na bibili ng kung ano-ano. Kasi ayoko ding masayang yung pera ko. So nag-travel kayo 2 months after the birthday, saan kayo nagpunta? Cebu. Ano, saan sa Cebu? Anong ginawa niyo dun? Tour. Saan dun? Sardines Run, ganun? Buwal-buwal, ganun? Hindi, around city and uphill. Ganun lang. Maraming pwedeng puntahan sa Cebu. Maganda dyan eh. Yes, kasi hindi kami nakapag-canyoneering kasi close yun. Hindi ko alam yun. So, kumain kayo sa ano, La Vie in the Sky? No. Saan kumain doon? Baka naman... Kasi gusto niya lang mag-pizza. Tapos maglakad-lakad. Sa Cebu kayo naglakad-lakad? Yes. sige. Okay, tapos? Pero before noon, kasi may nangyari. May awayan na nangyari. Pumunta kami ng mall. Kasi yun na, nag-decide na bibili na yung headset. Okay. Then, parang walang stock. Then, parang naghanap-hanap siya. Wala siyang pera on hand. So, technically, I have money sa Philippines.
sa Philippine Bank. Kasi siya, I think, kaka-open, yes, kaka-open lang niya ng Philippine account dahil sa akin. Kasi puro siya denial. Hindi siya pinapayagan ng ibang ng banko dito sa Pilipinas magbukas. Kasi the explanation na binibigay niya sa akin niya doon sa mga banko is parang gagawin lang remittance center. Kasi ayaw niyang mag-withdraw using international card niya dahil nga sa fee. Kasi ang sobrang mahal. Hindi talaga siya pwede magbukas ng banko rito kasi hindi ba siya Pilipino? Pwede siyang magbukas. Nakapagbukas siya ng isang pwede bank. Ba yun? Yes, nakapagbukas siya ng account. Tinulungan ko siya. Oh, wow. Okay, tapos? So, nakapagbukas siya pero yung transfer niya, hindi pa napapasok doon. So, ayaw niyang credit card niya na, tawag nito, na-block na din kasi na-phishing siya. Nagkaroon ng incident ng fraud sa credit card niya habang nandito siya sa Pilipinas. So, wala siyang credit card. Ang hawak lang niya is international bank account niya, which is nasa Spain. Eh, kung ita-transfer niya, dalawang transfer, so dalawang fees. Oh, pag i-withdraw niya. Mga 16 pesos lang naman yan eh. No. Kasi kung mag-withdraw ka nga sa, mag-withdraw ka sa ATM dito, I think 250 ang charge. 250 pesos? Yes. At 5,000 lang yung iluluwa muna. Tigpa 5,000 ata. Actually, 10 max. No. Meron kaming napag-withdrawan, 5,000. O, tigpa 5,000 lang. Alam ko pa 10,000 eh. Tigpa 5,000 lang. Kulay blue yung banko. Kulay blue? BDO. Metrobank. PNB. RCBC, UCPB, alin doon? Equitable PCI, sarado na yun ha. Security Bank. Alam ko, 10,000 lang. Blue. Eh, dalawang transfer yun. So, dalawang... Baka tama, baka Gcash nga yun. So, tig-dalawang kaltas for online transferring then magkakaltas pa sa pag-withdraw. So, nagpaparinig siya. Eh ako, ayokong mag-withdraw. Mm-hmm. Ayokong mag-withdraw kasi pera ko yun. Pero, syempre, napilitan ako. Kasi sige, considered ko na lang na regalo. Then, mag-withdraw na ako. Kasi ako, hindi ako masyadong kumukuha ng pera. Kasi more on Gcash ako. Ang nangyari, na mali ko yung PIN. So, na-block ako. Na-block yung card ko for 24 hours. Nag-away kami sa mall. At yung masakit kasi sinabihan niya ako, you don't have brain in public. Inaaway niya ako kasi hindi siya nakabili. Ang dami niyang masasakit na salitang sinabi sa akin. Then, pinipilit niya. Pinipilit niya lahat-lahat. Ang ginawa ko, hindi ko siya pinansin. Umuwi ako ng condo. Sinusundan niya ako. Hindi ko siya kinausap. Hanggang umuwi kami dito, hindi ko siya kinausap, umiiyak ako. Pero kinabukasan nun, flight namin yun, palis. Nang Cebu? Nang Cebu? Yes. Okay. Patapos? And then, kinompronta ko siya dito. Around midnight kasi natural. Before flying to Cebu? No, kinompronta ko, yes. Around midnight, 1 a.m. ata. Kasi, okay. Kumbaga, let's talk things through before we go to Cebu. Oo. Pangit naman yung magbakasyon kayo, magkaaway kayo, di ba? Yes. Oo. So, yun. Dami niyang kinompronta ko siya. Ah, tapos? Sabi ko, bakit mo ko iniinsulto? Oo, di ba? Papalibig lang headset, naiinsulto ka pa. Bakit mo ko sasabihan ng no brain? Eh, hindi ko, alam mo yung problema sa akin sa PIN. Lagi akong nagkakamali sa PIN, which is ganun naman nangyayari. Kasi kung may on hand ako, wala namang problema. Dami niyang sinabi, masasakit. Then sinabi ko siya, I don't feel safe sa lahat ng sinabi mo. Kasi kaya mo akong ipahiya. Aww. In public. Wala kang pakialam kung may tumulong luha sa akin in public. Sabi niya, hindi. Nagkamali lang daw siya ng binanggit kasi
iba daw yung parang hindi niya alam yung right term in English. Sabi ko, no, hindi tama pa rin. Kasi pwede naman tayong mag-usap, pwede tayong mag-away sa private place natin. Oo, di ba? Tama. Bahay, hindi dapat sa public. Kasi parang pinapahiya mo ko, pinapahiya mo din sarili mo. Gusto mong public lahat. Oh, tapos? Nagsasorry siya sa akin. Sabi ko, pag-iisipan ko kung anong decision ko. Kasi masakit din. Kasi parang ginudge niya ako sa ganong sitwasyon. Dami niyang sinabi. Pero after 2 hours, parang kuminahon ako. Okay, sige. Okay na tayo. Then, kinabukasan, flight namin sa Cebu. Then, pagdating namin sa Cebu, nangyari na naman. Away na naman kami sa pera. Ano pinagawa niyo doon? Pera. Whose idea was it to go to Cebu, by the way? Dahil sa kanya. Why? Kasi gusto niyang maglibot. Gusto niyang pumunta ng Palawan, gusto niyang pumunta ng Cebu, gusto niyang pumunta ng Siargao, gusto niyang pumunta ng Bohol. Medyo expensive yung mga gusto niyang puntaan, ha? Yes. At lahat yun. Gusto niya 50-50. Ano ako, tumatay ng pera? Wala akong bills na babayaran. Hindi ko alam kung dumajabs ka ng pera. Patapos? Yun, pumunta kami ng Cebu. Nag-away kami. Dahil, syempre, di ako makapag-transfer sa ATM ko. Kasi naka-block pa ako. Okay. Yung pera ko galing PayPal, hindi ko ma-transfer. So, ita-transfer ko sa kanya. Sa kala ko ba Gcash? Niya. Bakit PayPal na ngayon? Kasi yun yung mode of payment ng kliyente ko. Ah, okay. Sa trabaho so, ko. So, pagtanggap mo ng PayPal, ililipat mo sa Gcash? Gcash or bank account. Diretso bank account. Okay. O tapos? Kasi hindi ko pa alam paano mag-link ng PayPal to Gcash. Sige. O tapos? Nung time na yon. So, ang sabi, that time meron na siyang, tawag na to, meron na siyang bank account dito sa Pilipinas but wala pa siyang ATM. Okay. Pero, nagkaroon na siya noon ng, meron na siyang na-activate na yung online banking niya. Okay. Kasi kaya naman dun sa specific na banko na yon. So, kaya niyang mag-withdraw using ATM machine using only the fingerprint. Merong ganyan terminal eh. BDO may ganyan eh. Fingerprint lang eh. Hindi siya BDO. Sige. So, yun. Ita-transfer ko sana sa kanya. Parang ayaw niya. Dami niyang sinasabi. Sabi ko, transfer ko na lang sa isang account internationally. Tapos withdraw niya, kaltasan na lang niya lahat ng fee. Kasi double fee yon. Kasi i-convert yung peso to what's this? Pounds to euro. Then i-withdraw. Ganun yung convert mangyayari. Okay. So, parang dami niya sinasabi. Sabi ko, ikaltas mo na lang lahat. Ikaltas mo na lang dun sa pera. Lahat ng fees. Pero, wala kang masabi. Okay. Di niya pa rin tinanggap. Sabi niya, i-hold mo yan. So, hinihold ko. Napilitan siyang mag-withdraw using his international account, international bank account. Savings niya mismo. Then, dami niya sinabi. Parang nagagalit siya. Kasi nasasama ko sa budget niya. Then, after nun, kinayaan ko. Then, nakasagsagan kami na pupunta sa Airbnb. Gusto niya mag-transfer. Gusto niya ng hotel. Sabi ko, Airbnb na lang tayo. Kasi mas komportable ako sa Airbnb. Tsaka mas mura ng konti, di ba? Yes. Gusto niya hotel. Sabi ko, Airbnb na lang tayo kasi parehas lang naman. Maganda yung Airbnb.
Sabi niya, kasi hindi naman tayo magluluto. Hotel, natutulog na naman tayo. Sabi ko, hindi, ganun pa rin. So, pagdating namin doon, nag-away kami. Sinabihan niya akong spoiled brat ako, lahat gusto ko masunod. Sabi ko, hindi naman sa ganun. For reality lang talaga, mas maganda ang Airbnb kaysa hotel. Kasi at least sa Airbnb, mas makakamura tayo. Sa hotel, mas mataas yung presyo ng hotel na gusto mo. Mabuti kung ililibre mo ko, kaso hindi. Then, sinabihan niya ako, okay, sige, last na to. Last na tong pagbibigyan ko to. Okay. Sa Airbnb kami. Then, kinabukasan naman, away na naman kami dahil siya yung may gusto sa Cebu. So, siya yung magsiset ng itinerary kung saan kami pupunta. Ibig mo sabihin, you flew to Cebu without the itinerary of what you're going to do? Oh, kasi wala akong pakialam doon. Wala akong planong sa mga itinerary kasi siya ang nakatoka doon. Okay. Siya nakatoka doon. So, nagkasagutan na naman kami kasi sabi ko, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong mangyayari? Kasi anong oras na nun? Nagsimula kami ng lumabas is lunch. Hindi kami lalabas kung hindi ko sinabing nagugutom ako. Pero nung kumain kami, ako lang kumain kasi hindi siya kakain sa ganun. Sa may kumain? Ako, yung kumain ako sa pungko-pungko. Sa, nangdidiri siya. Ano yung pungko-pungko? Sorry, hindi ko alam. Nasa harapan mo yung mga, tawag nito, yung chicharong bulaklak. Ah, okay. So, Pinoy style eating yan? Yes. Ano okay. po? Pinoy style eating? Yes. Okay. Yung pungko-pungko nasa Cebu lang yan. So, yun yung gusto ko. Gusto kong matry kasi nasa Cebu na eh. Tabagay, di ba? Ayaw niya. Nandidiri siya. Nirarush niya ako. Sabi ko, maghintay ka kasi gutom ako. Eh, nirush niya ako. Sige, umalis na ako. Umalis kami. Diretso naman kami sa McDo dahil dun siya kakain. Ang tagal-tagal niya. Nag-adjust pa ako. Okay, sige, after nun. Usap parang kami. Anong gagawin? Anong itinerary? Anong gagawin for today? Magsasayang ng oras. Naiinis siya kasi tanong ako lang tanong. Then, sabi niya, okay, sige, mag-city tour tayo. Sabi ko, paanong city tour? Wala tayong alam kung saan tayo magsisimula. So, yun nga. Parang tinulungan ko na lang siya sa itinerary. So, that day, city tour. May mga time na gusto kong gawin yung, for example, yung Tuslubwa. Ayaw niya. Nangdidiri siya. Sa ano yan? Ano yan? Yung Tuslubwa. Ano yun? Yung utak ng baboy. Ah, okay, sorry. Okay, anyways. Tapos? Ayaw niya. Gusto ko nun ng night market. Ayaw niya. So, ako yung pa rin nag-adjust. Hinayaan ko. Then, kinagibihan, pumunta kami ng mall. Yes, pumunta kami ng mall. Doon ako nakabili ng headset niya. Doon ako nakabili ng headset niya gamit ng pera ko. As a gift na. Pero before noon, I think 30 minutes before that, nag-away pa kami. Dahil nga, din sa pera kong gusto kong i-transfer. Sige. Inipit niya ako. Sabi niya sa... Inulit na din naman niya sa akin. You don't have brain. Sabi ko, bakit pa ulit-ulit ganito, ganyan? Ini-insulto mo naman ako. Which is in public again. Pabuti na lang ng time na yun. Walang, hindi masyadong mataho. Naglalakad kami. So, inayaan ko na lang. Hanggang nakikita niya akong irritable na sobra. Sabi niya, akin na phone mo. Iko-connect natin sa GCash. Sa GCash mo, lahat ginawa niya. Paulit-ulit hanggang, okay, naging successful. So, ako nang bumili ng headset niya. Pero after yung bilhin ko yung headset niya, never ako nakarinig ng thank you, appreciated kita, kasi ganyan, wala. So just, I give it to him, then, just smile. So, parang, okay. Parang nag-abot lang ako ng pagkain. Ganun na lang. Tapos kinain niya, you know?
ganun na lang. Then, balik na kami sa Airbnb. So, wala kayong matinong nagawa sa Cebu? Nag-tour lang kami sa city. Then, pagdating namin sa, tawag nito, pagdating namin sa Airbnb, yun, kinulit ka na naman siya. Sabi ko, anong gagawin natin kinabukasan? Sama, o. Anong gagawin natin kinabukasan? Parang, sabi niya, punta tayo ng Sarao, Temple of Leia, so, which is uphill. Uphill. Ah, okay. Okay, sabi ko, so anong sasakyan natin, ganito, ganyan. Maghanap siya naghanap, lahat. Then, lahat ng kinontak niya, hindi nagre-reply. Hanggang kinabukasan, late ako nagising. Kasi sinadya ko. Kasi alam ko, wala pa siyang plano. Wala pa siyang nakukuha. Anong oras ka gumising kinabukasan? 11. Late na ba yun? Parang gising ko lang araw-araw yun. Nagigising po ako is 7 a.m. Ah, early riser ka? Yes. Nung time na yun. Okay. Ngayon, baliktad na ako. Sige. Yun nga. Siya, early siya nagising kasi kailangan niya nakabulin. Kailangan niya habulin yung mga activities. Tapos parang afternoon din kami. So, wala pa din siyang nakukuha. I know, may nakuha siya. Sobrang mahal. Nakuha niya ano? Parang magre-rent ng sasakyan. Ah. Sila ng tour guide, lahat. Sobrang mahal. Kasi mamahalan niyan dahil foreigner ang kausap. Magkano yon yung sobrang mahal na yon? I don't know. Hindi mo tinanong, makikihati ka doon, 50-50 kayo. Nakalimutan ko, pero hindi ko na pinansin. Okay. Tapos, sabi ko, ako maghahanap. Hindi nasagot. Tapos nagtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko na nandun sa Cebu. Wala din silang alam. So, ang sabi ko, halika na, lumabas na tayo, mag-commute na lang tayo. Bahala na kung sino yung mararentahan natin. So, okay. Maglabas namin, ako mismo nagtatanong. Kasi siya, wala sa kanyang sumasagot na local doon. Dahil, the way makipag-usap siya, ang pabarag na, mapapansin mo talaga, pabarag din, walang gana, walang respeto. Yun. So, nangyari, nakarenta kami ng isang sasakyan for uphill tour. Then, Magkano rent? I think nasa 2,000. Maghapon na yon. Half day. Kasi half day. Lunch until 5. Ang mahal naman nun. Kotse. Mahal, medyo mahal pa rin. Kesa naman, I think mas mataas pa yung nakuha niyan nun eh. Mas mataas pa yung tawag na to, yung nakuha niya. Kasi kaming dalawa lang, wala. Hindi kami mahilig makisabay sa crowd. Okay, o tapos? So, kami, nag-tour kami. Pero, in terms for pagkain, ako ang sasagot. Kasi, ako yung may cash nun. So, nangyari ako nabilang pagkain. Pero, same as also the tip. Pero, ang renta ng sasakyan is siya sasagot. So, during the tour, okay kami. Kinagabihan naman, pagdating namin, nagkakasagutan na naman. Okay. Parang, yes, nagkakasagutan kami. Kasi, kinabukasan, no, uuwi na kami sa province ko. Sa province mo? Around that area. At ayaw, Cebu ka? Hindi. Basta taga Visayas ako. Around that area. Wala akong tinamaan sa usapan na to. Lagi akong mali. Hindi ako taga Cebu, pero sasakay pa ako ng ferry. Ng supercut. Fast craft. Ah, okay. So, just near. So, the idea of going to Cebu was his idea. Yes. Pero alam niya that after the yung city tour sa Cebu, you're going home sa province mo kasama siya. Yes, kasi doon kami magpapakasal. At okay. File namin lahat ng papers. Ito na, malapit na sa kasal. Okay. All right. O tapos? So, kinabawasan ako nag-book ng tickets namin.
Oh, ako nag lahat gumastos. Para umuwi kami, then sinundo kami ng kapatid ko. Sinundo kami ng kapatid ko pagdating sa bahay, nag-usap-usap. Then kinabukasan noon, umalis na kami. Umalis naman ulit kami for processing na ng papers para sa pagpapakasal. Pagdating namin doon kasi relative ko yung head nung civil registrar ng municipality dito ko. Eh pagdating namin doon wala. Kasi influential pala kayo ha, registrar yung join mo ha. No. Kapag SK election may mga volleyball kayo sa bahay. Wala. Charot. Joke lang to naman. Tapos so pumunta kami kasi naka-schedule kami dapat noon, nagsabi na. Then pagdating namin doon wala kasi nagkaroon ng emergency meeting. So understandable kasi hindi taggobyerno. Siya nagalit. Kasi nagsayang lang daw ng oras. Ganyan. So pinakalma ko. Sabi ko huwag kang maingay kasi siyempre pamilya ko 'yan. Respetuhin na lang natin kasi trabaho niya 'yan. Pabalik na lang tayo. Kinabukasan, which is Saturday, pupunta kami sa bahay para ma-assess lahat ng documents. Oo. Okay. So kinabukasan pumunta kami doon ulit sa bahay ng tito ko. So naghintay kami diyan din, nagka-problema kami. Naghintay kami for 2 hours dahil may inasikaso siya. Ito naman siya, galit na galit. Kasi nagsasayang daw ng oras, dapat pag sinabing ganitong oras, dapat andito siya. Which is okay, tama naman. Tama naman. Pero kasi kami kasi yung may kailangan. Tama. Nakikisuyo kami kahit kamag-anak ko siya, kailangan ko ding intindihin kasi ako ang nanghihingi ng favor. Which is kasama na din siya kasi kaming dalawa yung ikakasal? Oo, kami yung may kailangan. Tsaka knowing that it was a Saturday, di ba? Yes. Yan. Siya, hindi. Naiirita siya. Siyempre ako, natatakot ako kasi ayokong may masabi yung pamilya ko sa kanya at ayoko ding maging iba yung tingin nila sa kanya. Oo, kasi impression yun, di ba? Oo. So sabi ko, kumalma ka, huwag kang maingay dito. Kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, doon na sa bahay, wag dito. Kasi lagi siyang ganyan in public. So hanggang dumating yung tito ko, kinausap kami, daming hinihingi sa kanya, which is kompleto naman siya, pero parang mas pinapahirapan siya ng tito ko. Bakit so, naman? Kasi kailangan i-translate, kahit hindi naman, hindi naman need, pero sa kanya, kailangan i-translate. Gusto niyang pumasok kami sa seminar, dami niyang hinihingi pa. Okay. Which is parang mas patatagalan. Tapos tinanong siya, tinanong ako kung decided ba ako. Sabi ko, okay, decided na talaga ako. Tapos siya tinanong lahat, sinabihan niya, ang pagpapakasal ng isang Pinoy is parang pinakasalan mo yung pamilya. Hindi naman pagdating sa pera, yung ugali, yung culture, dapat i-embrace mo. Dapat alam mo lahat. At lalong pagpapakasal dito sa Pilipinas is ang magkakargo is lalaki sa gastos. Almost lalaki. Mm-hmm. Oo lang siya ng oo. Nag-a-agree siya. Then, afternoon, sinet kami. Sa Monday, pupunta kami kasi ganito, ganyan. So, umuwi kami. Pero habang nasa biyahe kami pa uwi, siya, doon na siya nagsama ng loob kasi naiirita siya kasi hindi nga nasunod yung oras. Pero napapansin na pala ng pamilya ko na yun na, irritable na dahil may attitude na, parang ganon. Oo. Tapos ayaw niyang madelay lahat. Kailangan pag sinabing gusto niyang makasal sa ganitong araw, gusto niyang ganun. Siya ang masusunod. Okay. So, nagtanong pa siya sa akin if meron ba akong kakilala sa ibang municipality na kaya magtumulong, ganito, ganyan. So, sabi ko, meron. Tita namin, nagtatrabaho sa isang municipality mismo. Mm. Pwede tayong matulungan. Kahit gabi, pumunta kami, nag-ask for favor kung kaya bang tulungan. Dahil gusto niya. Pinilit niya talaga. So, yun nga. Napagkasunduhan dun sa tita ko. Dun na lang sa tita ko. So,
imbis na yung Monday, pumunta kami dun sa tito ko. Di natuloy. Pumunta kami sa kabila. So, dala na namin na yung papers, lahat-lahat. Lahat-lahat. Kinausap namin yung local civil registrar doon. So, inalaw nila. Inalaw kami. Hindi na kami nag-seminar kasi sa rason nila is nasa tamang edad naman kami, nagsasama naman kami. Then, may kanya-kanya kaming finances. Then, ayaw nilang i-seminar dahil napapagod silang kaka-English. Ganun ang reason nila. So, nag-file kami. Then, yung tiyahin mo, nakapagod ka kay English. Ayos yun, ha? So, sabi, nagtanong siya if ano yung earliest date na available para magpakasal kami. Kasi ipopost pa ng, I think, 15 days or 10 days pa yun. Okay. So, anong available? So, wala sa inyo agad-agad ganun? Mm-mm. Ah, hindi kasi ka nga, di ba, hindi siya Filipino national. Yes. Ganun. Kailangan pang may posting kami. Okay. So, nangyari, nagtanong siya kaagad, anong available? So, ang pinili niya is, yung pag-release ng license, yun din yung mismong araw na magpapakasal kami. So, nagulat ako. Kasi, ang gusto ko nun, may time pa. May malaking gap pa. Kasi sa pag-prepare. Okay. Pero ayaw niya. Yung makinig sa akin, gusto niya, paglabas pa lang ng license, magpapakasal na kami kasi civil lang naman kasi. Civil dapat lang dito sa Pilipinas, church sa Spain, yun yung plano. So, wala akong nagawa. Okay, sige. So, after nun, dire-diretso na kami lahat ng suppliers, lahat. Ako nag-contact. Kasi, ayaw niya, hinayaan niya ako. Pero ang usapan is 50-50. 50-50 lahat sa gastusin. Which is tinago ko sa pamilya ko na 50-50. Na kasi customarily sa Pilipinas, lalaki talaga, di ba? Yes. Tinago ko sa pamilya ko na 50-50 kami. Mm. So expected nila, wala akong igagastos. Yun, ako ang nakipag-deal lahat sa supplier. Pero kaharap siya. Pipirma lang lahat-lahat. So, during ng preparation, sobra na akong na-pressure, sobra na akong na-stress. Siya, wala lang, chill lang. Pag nagde-decide kami nung anong klaseng design ang gusto mo sa reception, anong design yung sa cake, may ipapakita lang ako, sabi niya, bahala ka. Parang nung time na preparation, parang hindi ko na feel yung presence niya. Parang ako lang, hinayaan niya lang ako. Parang ibinuhos niya na lang lahat sa akin yung stress. Kaya sobra akong pressure, lutang ako. Kasi araw-araw na lang umaalis kami. Wala akong pahinga. Siya, okay lang. Kompleto pa rin tulog niya. Naglalaro lang siya. Oo, lahat-lahat. Then, days before nung kasal, yun, sunod-sunod, parang biglang sunod-sunod na yung away. Nag-aaway na kami. But you were still in the province? Yes. Kasi kumbaga, 15 days kayo doon. Kasi yun yung tayan, di ba? Yes. 15 days ata. Saan kayo nag-stay sa bahay ninyo? Bahay. Ah, okay. Alright, tapos? Yun nga. Parang, hindi yung literal na kasal ng Pilipinas na may pamamanhigan mangyayari. Wala. As in, totally rushed lahat. Okay. So, days before the wedding, bumibili na kami ng damit, yung souvenirs na galing, dito ko pinagawa yung souvenirs dito sa Manila, shinip doon. Pero yung shipping is parang day before the wedding, parang gano'n nangyari kasi okay na naman. Everything lahat was right in the nick of time, parang lahat, buzzer beater, parang gano'n. Yes, gano'n ang nangyari kasi nakaka-pressure yan, ha? Yes, at ako lang ang gumagalaw. Kasi tinatanong ko siya, sabi niya, it's up to you, may ipapakita kong design. Sasabihin lang niya, ayaw niya. Sabi ko, anong gusto mo?
something like that, like this, may ipapakita. Ayaw niya. Then, pag yung dessert buffet, ibibigay ko lang yung list. Tapos siya na lang yung magpipili. Hindi niya ako tinatanong kung anong gusto ko. Pag sinabi kong gusto ko to, ayaw naman niya. Parang hinayaan lang din niya ako. Yung makikialam lang siya kung tatanungin ko. Wala siyang kusa. Which is, siya naman yung may gustong i-rush yung kasal. Siya naman yung talagang totally may gustong makasal kami agad-agad. Mm. Tapos kinausap ako ng, pero during nung time na yun, kinausap ako ng mom ko, nanay ko. Tinanong ako, okay ba kayo? Sabi ko, yes. Dinidnay ko. Sinasabi ko, okay lang ako. Okay lang kami. Kahit minsan naririnig nila na nagkakasagutan kami sa kwarto. Dinideny ko kasi kailangan kong protektahan din siya kasi partner ko siya. Okay. Then, after ilang days, yun, tinanong ulit ako, sigurado ka ba magpapakasal ka? Kasi parang may something. Sabi ko, oo. Sabi ko, oo. Paano yung gastusin? Parang yung sagot ko lang is, wala, okay na lahat. Hindi, ang ibig sabihin kasi niya na paano gastusin is, ang expected niya is, yung lalaki ang sasagot. Hindi ko sinabi yung totoo na gagastos din ako. Na 50-50? Yes. Kayo na pa narinig yung 50-50. Okay, tapos? So, days, I think 2 days. 2 days or 3 days before the wedding or 3 days or 4 days before the wedding. Sunod-sunod na din yung away namin. Pati sapatos, nag-away kami. Kung anong pipiliin, damit, anong pipiliin. Kasi sa damit niya, choosy siya sa damit, sa sapatos niya, sobrang choosy siya. Nakabarong ba siya o naka-Amerikana? It's long sleeve with yung necktie, yung formal para sa kanila. Ah, okay. May shaleko, ganun? Yes. Okay. Yun yung gusto niya. So, sobrang arte niya. Sabi ko, keep it casual, pero magandang tingnan sa'yo. Ayaw niya. Sabi ko, okay, sige, ganito. Sinuportahan ko siya. Ngayon, nag-away na din kami for the wedding band. Ang wedding band nangyari is gusto niya 50-50 kami. Sabi ko, why 50-50? Dapat ikaw ang sasagot sa wedding band. So, away kami sa wedding band. Anong wedding band? Sing Sing. Ah, akala ko yung tutugtog. No, the Sing Sing. Ah, band, B-O-N-D. O tapos? Yung Sing Sing namin. Sabi ko, dapat ikaw ang sasagot, hindi 50-50. Sabi niya, no, 50-50 tayo. Sabi ko, kasi wala akong engagement ring. Kasi biglaan lahat eh. Sabi ko, ano, bibili tayo ng engagement ring o anong nangyayari? Sabi niya, ikaw bahala. Sabi ko, anong ikaw bahala? Kasi mayroon tayong photographer. So, kakasal nga tayo. Wala tayong engagement ring or anong plano mo? Sabi niya, hindi pa ako nag-propose sa'yo. Sabi ko, what the fuck? Hoy! Sorry. Sabi ko, hindi ka pa nag-propose pero pinilit mo ko. Ikaw yung mas willing magpakasal. Ikaw yung totally decided situation ko. Tapos, sasabihan mo ko. Tapos, siya tawa lang tawa. Tapos, following day, sabi ko, anong decision natin? Kasi wala na tayong oras. Namimigay pa tayo ng invitation, ganito, ganyan. Pumunta kami sa isang store for rings. Tapos, meron nakitang engagement ring. Sabi ko, eto, okay sa'yo. Sabi niya, okay, sige. I thought siya ang magbabayad.
ang ending ako. Ako ang gumastos. Nung wedding band din niyo? Nang engagement ring. Ah. Ang wedding band, hindi ako gumalaw ng wedding ring. Wala akong ginastos. Hindi kami pabumili. Okay. So, parang paulit-ulit kami pumupunta sa store na yon. And then, the night before the wedding, yun na. Pupunta na kami doon sa store na yon. Kasi, decided na magbibili siyang gastos. Pero, nung time na yon is, naiirita ako. Kasi nagkasagutan kami nung umaga. Doon ako na-off. Sinabihan niya ako kasi dito na yung deal breaker para sa akin. Sinabihan niya ako na after the wedding, babalik tayo ng Manila. Pupunta tayo ng abogado. Gagawa tayo ng affidavit that all your finances ko, meron siyang right para buksan. Then, tinanong ko siya, how about me? Paano ako? Paano yung... So, anong yung right ko naman sa finances mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, hindi ako makakagamit. Hindi ko kayang galawin yung finances mo. Sabi niya, hindi. Sabi ko, so technically, pera ko, magagalaw mo. Pero yung pera mo, hindi ko magagalaw. Sabi niya, yes. So, naging off ko. Pinag-isipan kong maiki. Pinag-isipan ko siyang maigi hanggang yung night na yun, which is last night, being a single lap, being single. Nagiging jumpy na ako kasi parang shaking, kinakabahan ako kung ano talagang gagawin ko. Kasama ko, pamilya ko, kasama ko siya. May binibili kami last minute lahat ng mga kailangan para sa kasal. Tapos bigla kami nagkasagutan kasi humiwalay kami sa kasi may gusto akong bilhin ng time na yon. Bigla kami nagkasagutan. Tapos public ka, nasa mall, nagkasagutan kami. Umalis ako. Hindi ako nagsabi sa kanila, tumambay ako sa isang coffee shop, umiiyak ako. Starbucks yan, no? Ano po? Starbucks? No. Hindi mo ako tumama, anak ng busa talaga. Nagkasagutan. Kanina pa ako mali. Nagkasagutan kami. Hinahanap nila ako, tinatext nila ako, tinatawagan, sinachat. Di ako sumasagot. Esakto, malapit lang ako sa parking lot. Parang nakita nila ako. And then, tinanong nila ako, anong problema? Sabi ko, walang kasal na mangyayari bukas. Diniretso ako, walang kasal na mangyayari bukas. Ah, okay. Sinabihan naman ako ng ex ko, bakit? Itutuloy natin, ganito, sabi ko sa kanya, sabihin mo yung totoo sa kanila. Pero huwag tayo dito sa mall mag-usap ng ganito. Kasi public to, magsiuwian na tayo. Ayaw, pati yung kapatid ko sabi, hindi, mag-usap tayo dito. Sabi ko, kasi nagalit din ako sa pamilya ko, sabi ko, kung may pakialam kayo, huwag kayong mag-open dito. Doon tayo sa bahay. Kasi desisyon ko na itong hindi ako magpapakasal. Kasi may isang bagay akong ayaw. Okay. Ayaw nila makinig sa akin. Sobrang punong-puno na ako. Pressured na din ako. Pressured na ako sa lahat. Minura ko yung ex ko. Aminado ako. Minura ko yung ex ko. Umiiyak ako. Kung nag-walk out ako, gusto kong umalis, gusto kong mag-check-in sa isang hotel. Gusto kong hindi umuwi sa bahay pero hinabol nila ako. Hanggang ending, umuwi kami. Pagkadating doon sa bahay, nag-away kami. Nag-away muna kami. Tapos nagkasagutan kami ng pamilya ko. Kasi ang pamilya ko, siyempre kahihiyan yun. Kahihiyan na hindi ko itutuloy. Oh, kasi inabala mo yung tsuhin mo na tapos ang tsuhin mo, nahirapan mag-English. Sponsor, yung principal sponsor pa lang, nakakahiya na. Lahat ng binigyan ng invitation. Oo. So, bakit daw ganito? Hindi ako nagsasabi sa kanila yung pinaka main reason, which is yun
din yung deal breaker ko, yung sa affidavit. Tapos sila yung nag-usap-usap. Ako, umiiyak ako. Hindi, hanggang makatulog ako. Sila nag-usap parang hanggang madaling araw, di ko alam. Naramdaman ko na lang na tumabi yung ex ko sa akin sa higaan. So, nangyari that kinabukasan, dapat early pa kami magigising kasi for preparation, kasi ang kasal is around 10 a.m. ata. Ah, so, nung time na yan, everyone expected na tutuloy pa rin? Yes. Okay. So, yan nga, maaga siyang nagigising. Tapos bigla kami nag-away, nagkasagutan. Kasi nagkagulo. Kasi ang pinapanindigan ko, ayoko na. Ayoko magpakasal, ayoko. Oh. Ayoko. Pero siya, pinipilit. Pinipilit ganito, gusto niya. Sabi ko, bakit ako magpapakasal? Bakit? Kasi gusto kong makalis. Gusto ko ng pera. Hindi. Magpapakasal ako, dapat buo yung decision ko. Tama ayaw, naman. Ayokong humarap doon kung sinong magpapakasal sa atin na hindi buo yung decision ko. May takot ako. Lalong natakot ako dahil sa nangyayari sa atin. Kasi parang tingin ko wala na akong kasiguraduhan. Hindi na ako safe. Ganun na yung nararamdaman ko. Siya, pinipilit ako hanggang dami ng issue, nagkalabasan na ng issue sa amin yung... And these were all happening before 10 a.m. which was supposed to be the wedding, right? Yes. Oh, yes. Tapos tinawagan ako ng mom, nanay ng isang principal sponsor, which is lola ko na din. Okay. But then, relative nila yung mayor, nagtatanong, ba't di matutuloy? Yung daming tumatawag sa amin. Kasi, nung time na kasagsagan 7 a.m., 8 a.m., nag-aaway-aaway pa kami. So, yung kapatid ko, sinabi, wala, cancel na yan, hindi yan matutuloy. Ganito, ganyan. Pero, ang alam ko, parang natandaan ko, midnight pa lang, na-chat ko yung caterer. Kasi, friend kong caterer, sabi ko, can you hold yung sa food? Makabili na itlog po ganun pang chapsuy, oy. Talaga, i-hold diba? Muna yung food. Kasi hindi ko pa alam. Sabi niya, i-message ko siya around 3 a.m., 4 a.m. Pag hindi ako mag-message, meaning walang kasal na mangyayari. Tapos yung makeup artist, kinabukasan ko pa umaga. Pero nung kasagsagan ng kaaway na kami, nung wedding na mismo, sa day ng wedding, na-message ko na yung photographer, which is friend ko. Sabi ko, cancel ang wedding, hindi matutuloy, pakisabi yung makeup artist para hindi magsayang ng oras. Pag ganun ba may cancellation fee yun? Wala. Dapat meron yun, 50-50 kayo. Wala. Kasi nabook na niya yung event niya sa araw na yun eh. Kasi puro rush eh. Rush sa lahat. Oh, tapos? So, yung mga bisita, ang nag-cancel is, nag-inform, is yung kapatid ko. Pero pinipilit ng lola ko na ituloy niyo yung kasal. Kahit walang handaan, kahit walang reception, okay lang. Maghihintay ang mayor hanggang sa hapon. Ika-cancel yung appointment ng mayor hanggang hapon para sa inyo, maghihintay. Okay. Kasi pinipilit nga. It's just ayoko. Hindi ko tinuloy. Hanggang sinisi niya ako. Ang dami niyang masasakay na sinabi sa akin. Umiiyak ako ng sobra. Down ako. Pati ending ng pamilya ko, sinisisi ako. Then, pumunta hapon, around 3 p.m., 4 p.m., no, 3 p.m. Pumunta ako ng reception sa area. Sa reception area. Kasi meron, andun yung suppliers na iba. Naghihintay sa amin. So, kailangan nila ng yung 50% na bayad.
explanation bakit ang nangyari, anong magiging sitwasyon. So, nangyari is, pumunta ako. Pero ayaw niya sumama. Pero ending, sumama pa rin siya. Pero ako ang nag-explain. Okay. Ako nag-explain lahat yun. Sinabi ko, pero hindi yung isang bagay na pwedeng ikasama niya. Ang sabi ko lang is, hindi matutuloy ang kasal kasi meron kaming inaayos, may issue lang na hindi pagkakaintindihan. Mahirap humarap, mahirap magpakasal, mahirap pumirma sa isang bagay na walang kasiguraduhan sa ngayon. Okay. Na hindi ko alam kung ikakabuti ko ba o ikakabuti namin dalawa o ikakasama namin dalawa. Sige. Yun yung explanation ko. Tapos yung sabi lang ng supplier, if i-reschedule, inform lang sila, okay lang sa kanila, ganito, ganyan. And payment, hindi nila hiningi, yung remaining payment is hindi nila hiningi kasi maghihintay sila sa decision namin. Okay. Kasi magkukonsider pa sila ng ibang rate. So pagka uwi namin, syempre, may mga food, which is the dessert buffet. Oo. The cake, inuwi namin. Kasi sayang. Syempre, di ba? Tanda mo yung 250 nga na charge dun sa card niya na international na pag-awayan niyo yung pakayang cake na inihanda. O tapos? So inuwi namin. Yung cake hindi ginalaw kasing buo pa siya. Kasing buong-buo. Yung dessert buffet. May figuring kayo dun, kayong dalawa? No, wala. Ah, wala. Inuwi namin. Then, pagkadating doon, humahagulhul siya. Humagulhul siya bigla sa kwarto. Sinisisi niya ako. Sinabihan niya ako, ba't ko daw sinira buhay niya? Lakas mo. Ba't ko daw sinira buhay niya? Sabi ko, hindi ko sinira buhay mo. Ang akin lang, makipag-compromise ka, intindihin mo ko, isipin mo din yung kasalanan mo, hindi yung puro ako. Kasi ang nakikita mo lang, ako yung masama. Okay. When was this? Yung pag-after namin, nag-explain. No, when was this? How long ago was this, the entire thing? Itong kasal na to na hindi nangyari. July. Yes. Kanina, you ever mentioned kanina na ex mo na siya. So, naghiwalay kayo ng tuluyan. Hindi pa. Nung time na yon hindi. Pero ngayon, hiwalay na kayo ngayon? Yes, hiwalay kami. Naging komplikado kami ngayon. Okay. Medyo jump lang tayo ng kaunti, no? Tonight, the status is ex mo na siya. Ex ko na siya. But you still talk? I have a protection order against him. Why? What happened? Kasi, yun na nga. Pinilit namin, Ay, humina ka, te. Pinilit namin ayusin. So, parang, okay, nagkalinawan na lahat. Gusto niyang i-reschedule. So, like for example, Monday yung kasal, gusto niya by Friday, kasal na namin. Okay. Kakasal ulit kami. Which is too impossible. Uh-huh. Hindi niya maintindihan, gustong-gusto niya. Friday agad. Sabi ko, imposible. Parang binigyan niya ako ng ultimatum. Sabi ko, hindi. Then, nag-away-away na naman ulit sa pera. Then, pati pamilya ko nasama na sa away. Kasi, nagalit din siya na nagbibigay ako. Ba't puro na lang ako? Palabas pera ko. Halos lahat finances. Then, yun nga, nung time na yun, nag-breakdown na ako. As in, sobra akong nagwala, nag-breakdown ako. Nung time na nag-breakdown ako, I attempted suicide, actually. Kasi, siya, sinisisi ako. Pamilya ko, sinisisi ako. So, I felt na mag-isa lang ako. As in, tapos bigla niya akong iniwan sa bahay nung kasagsagan na nag-away. Saan siya nagpunta? Pumunta siya ng ng city namin. Downtown? Nasa Bacolod ka, no? Nahulaan ko ba?
ganun. Tama, no? Tama. Yun. Hoy, ayaw pa sabutin eh. So, nag-stay siya for few days. Ba't ka tumatawa? Sabi niya sa akin, puntahan ko siya. Puntahan ko siya. Hintayin niya ako. Ganito ganito. Sabi ko, hindi. Hindi ako, parang, ayoko. Ayoko muna. Gusto kong mag-isip. Kasi syempre, ang laking perwiso, nahihiya ako, hindi ako safe. Yun yung feeling ko, hindi ako safe. Okay, tell me about the time when you got the protection order. What happened? Ano po? Tell me about the time, the reason why you got the yung protection order. What happened? Yung time na yun, nandito na ako sa Manila. Nag-rush ako noon. So, wait lang. So, from your place, did you fly together? No, nauna siya. Sa condo mo? Hindi siya dumiretso dito. Saan siya tumira? Nag-hotel siya. Okay. So, no, bumalik siya ng Manila and then how many days after you followed? 3 days. 3 days. And then you went to your place? Hindi. Saan ka nagpunta? Nag-rush ako dito. Pumunta ako ng Manila. Birthday ko, umiyak ako. I thought susundin niya ako sa airport kasi maganda usapan namin. Minomonitor niya ako lahat-lahat. Ah, so alam niya na you were flying back to Manila? Yes. He thought he's going to pick you up at the airport? Oh, kasi sabi niya, punta ka na dito, mag-usap tayo, ayusin natin kung anong dapat okay. So, ako, sige. Kahit ayaw na ng pamilya ko. Ayaw na nila. Mamaya na natin pag-usapan yung pamilya mo. Dumaan na sa kwento mo. Then yun nga, nag-rush ako dito. Then nung pagkadating ko dito sa Manila, I thought, pipikapin niya ako. Pero bigla siyang nag-chat sa akin na huwag muna tayong magkita. Mag-book tayo ng kanya-kanyang hotel. Siguro bukas na tayong magkita. Kinabukasan na tayong magkita kasi galit daw siya. Okay. Ayaw niya mag-usap kami ng galit. Okay. Galit siya. Why would you book a hotel? Di may condo ka, di ba? Kasi time na yon is yung condo is pumunta siya dito ng condo. Sinabihan niya ako. Ang dami daw EPs, ang dumi. Kasi almost more than a month kaming wala ano. Ah, okay. More than a month kaming wala dito. So walang ano, kumbaga no one maintained the place. Yes, maarte siya. Maarte siya sobra. So wala akong susi. Siya kasi nauna dito. Siya yung nakakuha ng susi. Okay. Iisa lang yung susi namin. Hindi ako nagpa-duplicate. So, yun ang nangyari. So, nag-book ako ng Airbnb siya, nag-hotel. I don't know kung saan siyang hotel. Nung time na dumating ako, hindi ko na alam kung anong hotel siya kasi nag-transfer siya. Okay. Tapos, umiiyak ako. Birthday ko kasi iba yung expectation ko. Kinabukasan. Gusto niya makipagkita. Lakasan mo din, Amina. Nung kinabukasan, gusto niya makipagkita pero hindi ako nakapagkita. Mm. Kasi nasaktan ako eh. Sobrang masakit. Birthday mo yan, di ba? Birthday ko nung dumating ako dito. So, during that day of your birthday, hindi kayo nakita? No. Where did you go? You did not go to your place? Hindi. Kasi hindi ako makakapasok kasi wala akong susi. Ah, because he's got the keys. Yes. Alright. I understand. Okay. So, nag-Airbnb ako. Pero nung yung Airbnb na pag-stayhan ko, alam niya, aware siya. Hindi naman sabihing aware, pero alam niyang it's either sa isang hotel or Airbnb lang ako titira. Alam niya kung saan Airbnb usually ako okay. Nang check-in. And you were at some point expecting or hoping na sana puntahan ka niya? Yes. That would have fixed things then, ano? Yes. Alright. O, tapos? Wala. Hindi ako nakapagkita kayo na bukasan kasi galit ako, disappointed ako. Hindi ko na alam. Then, panay chat siya, text, tinatanong lahat-lahat. Hindi pa rin ako nagpapakita. Then, sabi niya, napapagod na siya kasi nakastay lang siya sa isang hotel. Sabi ko, bumalik ka sa condo. Ayaw niya kasi
ang dumi daw. Sabi ko, okay, magbubook ako ng tao magdi-deep clean sa unit. Nasa sa iyong susi, puntahan mo na lang. May kilala ako nag-deep clean, yung Anytime Cleaners. Nakikinig yung may-aring yun, si Papa James. Ibubook kita, gusto mo? Mandaluyong ka lang, andyan lang yung office nila eh. So yun nga. Ayaw mo, magdudonate nga yan sa Christmas party namin eh, Papa James. Nagpadala ng chichirya sa akin kahapon yan. Magkano ba yung sa deep clean? Nasa 2,500. Talaga? Yes, kasi with balcony. With balcony. Ah, ganun ba yun? Lahat-lahat na eh. Pag ganun ba, halimbawa, pag nagpa-deep clean sa may nakakalat na panty, pati ba ilalabahan nila? Hindi. Ah, hindi. Anong gagawin? Wala, iniipo ko lang yung kwenta. Anong gagawin sa panty na nakakalat kaya? Itatabi lang nila. 3K daw sa kanila, Papa, oh. Pati problema, lilinisin namin, sabi ni Papa James. Sana nga malilis. Pusing ko na. O, tapos? Yun. Nagpabuka ko ng deep clean. Nagbayad ako ng kuryente. Nagbayad ako, lahat ng utilities ako. Tapos siya nakatera dito. Then, ayaw ko magpakita. Nag-away-away pa rin kami. So, ibig mo sabihin sa akin, pinalinisan mo yung condo at siya nakastay doon? Yes. Ikaw, saan ka nakastay? After ko mag-Airbnb, nag-hotel ako. Nagtatago ako sa kanya. Ang dayo mo naman pera. Ang mahal kaya mag-hotel araw-araw. Considering that you came from the province and you have a traveling bag, di ba? With you, ibig sabihin you don't have the entire things, di ba? Yung mga kailangan mo pang araw-araw. Tama ba? Yes. O tapos? Kasi habang naka-check-in ako, nagtatrabaho ako. Pero habang nagtatrabaho ako, umiiyak ako. Hindi ako lumalabas ng nirerentahan ko. Nagpapadeliver lang ako, lahat-lahat. Then, nag-chat siya sa akin, sa kapatid ko, hinahanap ako kung asan ako. Then, nung time na yun, natakot na ako. Kasi, iba na nangyayari nun. May threat na akong nakukuha. Ano? He's threatening you? Yes. What was he saying? Like, may gagawin siyang i-overthink ko. Ang dami. Magagawin siyang i-overthink mo? Then, ano kaya yun? Nalagay na maraming ipis yung kwarto mo? Paano? Hindi ko alam. Yun nga. Hindi ako nagpapakita. Ang daming niyang demand. Like, sige, hindi kami magpapakasal. Bayaran ko siya. Bayaran ko siya sa gastos. Sa visa. Which is ang visa, tinulungan ko siyang magbayad ng visa for two months. Visa, ticket. Bayaran ko din siya sa unpaid leaves niya. Ah, so mga he was asking you to reimburse all the things that he spent with you? Yes. Okay. Tapos sinetetan niya ako. Ang nangyari, natatakot na ako eh. Oo. Pero nung time, natatakot na ako. Ay, humina ka tayo. Ito na exciting part eh. Lakasan mo. I know. Before kasi ako, natatakot na ako. Pero nagkasakit kasi ako. So, I needed a place to stay na magiging... How long were you staying in a hotel? 5 days. 5 days. Nagkasakit ka. So, where did you go? Pumunta ako dito sa condo. So, nandyan siya? Nandito siya. Okay. But in the duration of 5 days that you were staying in a hotel, wala kang communication other than he's threatening you. Meron kami, nag-uusap kami. But you were not telling him where you were. Yes. Okay. Umuwi ako ng condo kasi nagkasakit ako, nilalagnat ako. So kailangan ko ng lakasan mo. Kailangan ko ng place na magstayhan ko. Eh, kasi yun naman yung place eh, di ba? Yes. Kailangan ko ng place na magstayhan ako. Oo. At may taong babantay sa akin. Kasi minsan nagchichilas ako. Tapos sumusuka ako. So, kailangan ko ng place. Naku, baka dengue yan! So, bumalik ako dito sa condo. Magaling ka na ba ngayon? Yes, I'm okay. Kasi nagka-dengue ako ilan lang, chairman, di ba? Grabe yun.
Oo. O tapos, sumisingit lang ako para may participation ako. O tapos? Pagdating ko dito, bukas yung pintuan, dire-diretso ako, hindi niya nalock. Tapos biglang nagulat siya. Then nagalit siya sa akin. Pinush niya ako palabas. Nag-away kami sa labas. Pinisikal niya ako. I mean, hinawakan niya yung braso ko. Anong trigger nung away na yan? Yun nga. Naayaw ko pa rin makipag deal sa gusto niya. Yung pinagtaguan ko siya. Yan. Yeah. Because kung sabi siguro, na-frustrate siya, di ba? Oo. Imang araw, hindi niya lang unasan ka, no? Pinagtaguan ko siya. Ang dami niyang sinabi. Masasakit na salita. Oo. Yun nga. Di niya ako pinapasok. Nilakan niya ako. Ha? Sa sarili mong condo sa Cityland? Hindi niya ako pinapasok. Nilakan niya ako. Cityland ka ba? No. Hindi, chinek ko. Yun ang condo just dun eh. No. SMDC? Ha? Ha? Tumama ako. Sabi ko na eh. Nakatatlong points na ako. Nakatatlong points. O tapos? Nilakan niya ako. Nagmakaawa ako kasi kailangan ko ng taste. Sabi niya, no, hindi ka makakapasok hanggat hindi ka pumapayag. Eh, sabi ko, ayoko. Ang tigas naman na mukha niyan, eh, bahay mo yan ah. Ending. Wala, umalis ako. Ayoko mag-hotel. Kasi, baka hanapin niya naman ako ulit. Natatakot ako. Ending. Ginawa ko yung isang bagay na hindi ko ma-imagine na gagawin ko. Nag-hostel ako. Bakit naman di mo ma-imagine? Kasi hindi ako nag-hostel kasi takot ako na may kasama kong ibang tao sa parang boarding house style. Ah, ganun ba ang hostel? Kumbaga yes, room sharing? Yes, parang backpackers. Ah, okay. O siyempre, para makatipid-tipid din, di ba? Tapos hindi niya may imagine na mag-check-in ako sa mga ganun. Okay. Para wala siyang idea. So, nag-hostel ako for 2 weeks. Hmm. In that 2 weeks, ang daming nangyari. Nagkabaranggayan kami. Kasi ayaw kanyang papasukin sa unit mo. Nag-file siya. Nag-file siya ng reklamo. Nag-file siya ng reklamo sa'yo? Yes. Tapos anong nature ng complaint niya nung nag-file siya ng reklamo sa'yo? Nag-claim siya na may utang ako. May utang akong pera sa kanya. Meron ba siyang proof na may utang ka sa kanya? Ang dami. Dahil daw sa visa, ganito. Yan yung sinasabi lang niya. I mean, gastos niya yun. I mean, do you have any wala reference of conversation, a screenshot that you talk, that you agreed that you're going to pay him? Walang ganon? Wala. Kinonsider din niya yung kulang ko nung nag-travel kami, which is 9,000, tapos dinagdagan niya. Tas okay. Dinagdagan niya, sabi ko. Nagkabaranggayan kami. Okay. Then, during nung kabaranggayan, nagkakasagutan kami. But during the time na binabaranggay ka niya, nakatira siya sa bahay mo? Yes. Yung barangay, hiniyaan nila yon? Alam ng barangay yon? Yes. Sino chairman yan? Hiniyaan ng chairman yon? Nagkabaranggayan. Alam nung chairman na bahay mo yun, na andun siya, hindi ka makapasok. Hiniyaan ng chairman yon? Kasi live-in kami, kailangan, yan nga, mag-file din ako. No. You do not need to explain that you want your own abode. Bahay mo yan eh. Hiniyaan ng chairman? Oh, parang nag-legal papers pa kami para mapalaya siya dito. Hindi kailangan ng legal na papers ate kasi yun na nangyari. Humihina ka. Yun na nangyari. Siguro yung chairman eh, yan rin yung nagpapalagay ng hams na walang kulay. Ha? Wala sa hulog. Tapos after noon, alam ko pumunta siya ng El Nido. Pumunta siya ng El Nido, then nalaman kong may kasama siyang babae kasi nung time na pinapalayas ko siya, nakapasok ako dito sa condo, binuksan ko yung maleta niya, nakita ko yung tsinelas,
cream cell gamit ng babae. Sabi ko, bakit merong gamit ito ng babae? Sabi ko, natutulog bang babae mo dito? Respetuhin mo yung bahay ko. Cream silk? Pusang gala, pambabae ba cream silk? Ginagamit ko yun, ha? Chinelas ng pambabae. Ah, ganun, oh. Sabi niya, ang rason niya is, alam ko naman daw na nagta-travel siya. Ayaw niya mag-isa. Kailangan may kasama ka siya. Sabi ko, ano ka? Bobo? Na hindi ka makakapag-travel na mag-isa ka lang? So in a sense, inamin niya na oo nga may babae siyang kasama? No, sinabihan niya ako, wala akong pakialam kung may kasama man siyang babae o wala. Oh, okay. Wait lang, ano, Maria, shortcut ka natin ng konti. Tell me about, ano, how did you guys arrive at the point na kailangan mo ng protection order from him? Kasi nga, nagkasakitan na kami. Okay. Nagkasakitan na kami. Emotionally, mentally, masakit na sa akin. I'm lakasan clinically mo. Depressed and mayroon akong anxiety dahil sa kanya. Okay. Alright. Kasi lahat-lahat meron akong proof. Meron akong proof ng CCTV, meron akong proof lahat ng messages niya, pati yung agent nag-handle sa, yung isang agent dito sa condominium. Pinagsasabihan niya ng, parang tinitry, sinabihan lang. Okay, kailan to nangyari? Anong month? July, di ba? July, August. July, August. This was a month ago, tama? Yes. Okay. Oh, anong tanong mo sa akin? Then, okay. Lately, nagko-contact siya sa akin. Oh, okay. Via email. So, he's back in Spain? No. He's still in the Philippines? Still in the Philippines. Having a case. Okay. And mayroon siyang, may finale din ako, case. Bouncy case and yun nga, deportation against him. Nag-file ka ng deportation against him? Yes. Anong grounds? Yun nga, sa bouncy. Ah, violence against women and children? Yes. Okay. Binigyan ko na siya din ng choice na eh. Sabi ko, umuwi ka na lang sa inyo para hindi ako mag-file ng case against you. Doon ba sa kanyang visa when he applied, di ba? Ay, well, hindi mo kailan ng visa sa Philippines eh. No, extension ng visa every month. Nandun siya, nakapirma ka ba doon? Hindi. Ikaw yung host niya? Hindi. You've got nothing to do with him staying in the Philippines, right? Wala. Okay. Oh. As long as magbabayad lang siya. Na extension fee, meron ganun eh. Yes. Either umalis ka, mag-exit ka para bumalik ulit, or magbayad ka na extension. Tama niya ba? Yes. Okay, o tapos? So, nag-extension siya. Then, nagkaroon kami ng hearing. Saan? Barangay. Ah, sa barangay. Kasi nga, nag-file din siya. Lakasan mo. Nag-file siya ng claims. Nagpatatawag siya for claims sa akin. So, he was claiming na... Money. Meron siyang money sa'yo? Oo. Tapos, bayaran ko yung 50% nung sa kasal. Which is, wala naman siyang ginastos. Actually, ako ang nagbayad lahat ng suppliers ng kasal. Wala siyang binayad. Magkano inabot mo sa lahat? More than 100,000. Ah. Putik na buhay ito. O tapos, anyways, Maria, jump lang tayo, no? Sabi nito ni ano, ngayon ko pa daw ba gustong ma-shortcut? Hindi, may tanong lang ako. Sabi mo, kanina, nagko-contact siya through email. Yes. When? Lately. When is lately? This, last week. Every week. Nagko-contact siya? Yes. Do you reply? I replied once. Ano ang nature ng kanyang pagko-contact sa'yo? Like, ang huling nireplyan ko lang is the demand letters sa claims na hinihingi niya. Okay. Yun lang. Pero, nag-email ako sa kanya regarding sa naiwan niyang gamit dito. Kasi may iniwan siyang gamit. I don't know kung sinadya na. Anong gamit yan? Damit. Mga damit. Like, a lot? 8 pieces with personal na inner clothes.
Brief. Hindi sila gumagamit ng ganun. Carsocilio. Boxers. O, yun yun, di ba? Spanish term ng boxers ay carsocilio. Hindi ko alam. Sabi ng lolo ko. O tapos? In-email ko sa kanya. Sabi ko, bakit meron ka pang natitira dito kahit binigyan kita ng ilang araw. So you have no idea where he's staying right now? I have. Katabi lang namin na residence. Okay, so kumbaga next tower? Ibang residence, pero same developer. DMCI or SMDC? Ano ba ang property ng SMDC na magkatabi? Marami yan eh. Eh, parang alam ko na to. Siguro taga siya Boulevard ka. Naku, dadaan ako mamaya dyan. Kumaway ka sa akin kasi isang oras kitang kausap ha. 1 hour and 14 minutes na kitang kausap to ha. Anong tanong mo sa akin? Ayusin mo yung tanong mo ha, make it count ha. Sa lahat ng nangyayari sa akin kasi I've been mentally stressed lahat-lahat. Keep emailing me. Parang... No, he emailed you twice. Don't claim that he keep... Ano. No, not only twice. Every week yan. Magkasunod ng mga araw. Four weeks. Tama ba ako? If I'm counting it right? Yes. Okay. Then... Why are you stressed? Eh, wala naman email naman yan. Diba? You have the option na to reply, diba? Yes, pero sa nangyayari sa akin, sa nangyari, lakasan mo. Sa nangyari, depressed ako. At ano? Isa pa, nawalan ako ng isang kliyente dahil sa kanya. Premium client ko dahil sa kanya. Bakit dahil sa kanya? Kasi chinat niya. Bakit niya chinat? Kasi tinatanong niya kung totoo nagtatrabaho ako dun sa tao, bakit daw sunod-sunod yung payout sa akin. Anong duda niya? Jowa mo yung ganun? Oo, parang ganun. Sa nangyari, tinanggal ako. Daming nawala sa akin, dami kong sinakripisyo para sa kanya. Okay. Then, yun. Lumipat siya ng residence. Ang nakakatawa doon is nag-post siya. Looking for ganito, good for two. Lahat ng gamit na binili namin. No, oh yes, lahat ng gamit na binili namin na magkasama, hinati din namin. Hinati namin, dinala niya. Tapos, nung kasagsagan ng hearing, tinanong kami, single ba kayo? Ang tanong, single ba kayo? Meron ba kayong dinidate? Ang sabi ko, wala. Wala, as in totally wala siya. Wala. Pero sinabi ako, huwag kang mag-deny. Kasi yung totoo meron. Siguro kayo lilipin mo na. So, why you keep on denying? Sabihin mo na lang yung totoo. Pero, nung kasagsagan ng hearing, ang dali lang talagang umalis basta-basta kung wala siyang pakialam. Pero hinihintay niya akong maunang umalis. Maunang makasakay bago siya umalis. Then after hearing, past mga sunsod na araw, nag-i-email siya sa akin. Kasi email lang yung kaya niya. Wala na siyang ibang kayang sa text, message, chats, bawal. Naka-block na siya? Totally block siya. Okay. Anyways, what's your question? Sa pinapakita niya, tanga na kong tanga. Mahal ko pa, pero nilalaman ako ng galit. Mahal mo pa? Oo. Gusto ko siyang pakawalan, gusto ko siyang hayaan na, pero masakit. Papakawalan, di ba wala na nga siya? Pero, there's always a hint from him. Nagagalit siya nung nalaman niyang I started dating, going out. So you started dating, when did you start dating? Not totally dating, pero nakikipagkita ako. How did he find out? I don't know. No. How did he find out? You must know. Hindi ko alam. Yun yung totoo. Hindi ko alam. I mean, did you go out with another guy or were you talking to another guy?
I go out with a guy. Okay. Publicly? Publicly. Alright. So, nagagalit siya. Ang dami niyang sinasabi sa akin. Di ko daw siya pinili. Pinabayaan ko daw siya. Inabandon ako siya. Which is, hindi naman totoo siya ang nang-abandon sa akin. Hindi niya ako inintindi. Iniwan niya ako sa kasagsagan ng breakdown ko din. Wala siyang pakialam. Sinabihan niya pa akong baliw. Ang dami kong nakuhang masasamang salita sa kanya. Pero, ni sorry, wala akong narinig. Tapos magbibigay siya ng hint sa akin na gusto niya pa. Ano yung exactly hint na binibigay niya sa'yo? Like, yun. Sabi niya, yun, nakikipag-date ako, ang dali-dali ko lang daw maka-move on. Which is, hindi naman eh. Madaling mag-deny sa kanya. Pero sa ibang taong kakilala ko, hindi. Alam nilang totoo. Even yung lalaking nakakasama ko pag nalalabas ako. Alam. Saan mo nakilala yung lalaking yun? Matagal ko na siyang kilala. Oh, saan nagpupunta pag lumalabas kayo? Makati and BGC. Sa ano? Sa Makati? Sa Makati Ave? Poblasyon? Poblasyon. Ah, talaga? Naliligaw sa'yo yun? Kaya niyo ko siya dati. Ah, okay. Di nagkikiss kayo nun? No. Wala? No. Ba't MU? Ano ba MU? Walang kiss, pero nag-holding hands. Ganon. Galing nun, ha? Sa bagay kami rin ni chairman, nag-holding hands kami, pero walang kiss, eh. Diba, chairman, no? Means... How many times did you go out with this guy? Pag kasi pa nag-umbisa sa, ibig sabihin marami yan. Lately, sunod-sunod. Then right now, wala na siya dito sa Pilipinas. Asan na yan? Ano? Asan na? Narinig mo anong ano? Asan na? Bumalik ng US. Aso, Amerikano? Yes. Oh, calling talaga. Ah, ganun. Holding hands lang? Yes. So, is it safe to assume na kung nandito pa sa Pilipinas yan, di mo ko tinawagan ngayon? Kasi you will be occupied with another guy and entertaining to getting back with your ex is not even in the picture. Tama ba ako? Yes. So, ayaw mo na talaga sa kanya? Kanino? Why, did you expect me to ask you about the American? Huh? Yes. Did you like the American guy? Dati, oo. Ngayon, di ko alam. Kasi cheap ka pag nagpapaholding hands ka, hindi mo gusto yung lalaki. Crush ko siya, pero ngayon, ayokong... Natatakot ako, yun lang. Ba't ka natakot? Dahil sa nangyari, dahil hindi pa... Do you realize it doesn't make sense it does not make sense to tell me that takot ka and yet sunod-sunod ka lumalabas with that guy before he left? Ang tinitingnan ko is parang ginagawa ko siyang panakibutas, which is ready siya. Willing siya. So... You make the guy as the get-by guy, and the guy was aware of it. That's what you're telling me? Parang ganun. Kasi ang sabi niya sa akin is, nung nalaman niya na nangyari, kasi nagkaroon kami ng, nawalan din kami ng communication. Mm. Nung nalaman niya yung ganun nangyari, sabi niya sa akin, kung nabalik agad yung communication namin during nung time na kasagasagan na nag-aaway na kami magpapakasal, tatanungin niya ako. How did you reconnect with the American guy? Common friend. Did you just lie to me? No.
So you broke up with this Spanish guy and you went out and met another guy who happened to be your ex-MU, tama? Yes. Hindi ko kasi expected nandito siya sa Pilipinas. Saan na makinakita sa bar na naman? Hindi. Saan? Alpha Mahilig Mike. Siya, mahilig siya sa coffee shop. Coffee shop? Yes. Ano yan? Coffee Project sa Mandaluyong, no? No. Tapat ng cherry poderama. Ano ba yan? Mali na naman ako. Anyways, what's your question? Pangana ba ako kung babalikan mo? Oo naman. Is it worth it? Or... Lakasan mo, ate. Ito na yung tanong. Excited na kami sa exciting part, eh. Ano yun? Ano yung islang mo? Is it worth it? Ano yan? Is it worth it kung... iligdo ko din yung kaso. Pabayaan ko na lang siya kasi isa din yung reason bakit nag-relapse din ako mentally and emotionally dahil sa kaso. Because meron kang reason to at least entertain him as a part of your universe. Kasi hanggat nandiyan siya, hanggat nandiyan yung kaso, you have to deal with him, tama? Yes. Kasi kada hearing ibabalik at ibabalik. Wag kang wag mong hinaan, lakasan parang kanina. Kasi kada hearing ibabalik at ibabalik sa akin, which is ilang buwan na akong therapy, medication. Ilang beses na pa kayo nag-hearing sa barangay? Tapos na. At nasa korte na. May, yung sa akin kaso, nasa korte na. Meron ka ng ano, CFA? Meron na. Anong kahulugan ng CFA kung meron ka? Certificate to file an action. Ang galing mo, meron ka nga. Meron din kami yan sa opisina namin, eh. May kinasuhan kami. Ito ba ipapakita mo sa pulis yun? Oo. Para ano, talaga. Meron ka nga. Okay. That's your question? Is it worth it na itigil ko na lang? Lakasan mo, te. Is it worth it na itigil ko na lang yung kaso? Yes. Para magkaroon yes. ako at... Alam mo, anytime that the option is an amicable settlement or choosing the more peaceful and a way out, I always like that, no? I always like that. If your question to me is dapat pakawalan ko na lang, kasi the alternative of you letting go of the case is being stressed out kasi you have to deal with him. Kasi kung ang resulta of you letting go of the case is your own peace of mind, I think that's well worth it. Number one. Number two, with everything na kinuwento mo sa amin ngayong gabi for 1 hour and 25 minutes and counting, na wala kang sinabi ha, na positive about this guy, ha, I think it will be stupid of me to even tell you to consider getting back with him. Ano yung maliwanag yan, ano? Ako naniniwala ako na your story is self-serving sa'yo. Naniniwala ako that you are each other's triggers. Trigger mo siya, trigger ka niya. Naniniwala ako dyan. Kasi if the question is, mahal ka ba niya? Well, we can assume it's a yes. Kasi he flew from Spain to the Philippines to be with you. Hindi question kung mahal ka niya o hindi. Di ba? He was willing to move his life to the Philippines. Kasi you have to remember, you were supposed to go to Spain. And when it didn't work, nagmarakulyo ka. Because you wanted him to do something. And na mag-move siya sa Philippines. And he did. And the option was to marry you. I'm not telling you this, ha? Baka mamaya kiliging ka dyan, ha? At mag-isip mo, oh, nga, no? Kaya lang, you are each other's triggers, eh. You trigger his bad side, di ba? He triggers your bad side. Ako naniniwala ko na, Maria, there will be another side of this story pag siya nakausap ko. I believe that, no? Yes. Oh. Were you a good host to him? No, you're not. But I understand your position why you did what you did. Naiintindihan ka sa part na yun, eh. Here's your boyfriend you met online. Kasi ganito ko. Alam mo, I'm just glad that you were not hurt. No? Kumbaga, wala kang damage sa sarili mo. Siguro kung meron man financial damage, no, kailangan mo mag-hotel, nagbayad ka ng ganito.
Pero naman may ipon naman yan eh. Diba? Kaya lang, here's a guy who flew from Spain to be with you. Diba? And here's a house that you were paying all along. Titira lang naman siya, jowa mo naman, magkayakap naman ang matatulog, pero pinapahati mo ng bayad. I just find that really off kanina pa eh. Kayo naman dalawa na andun eh, ba't mo siya sisingilin? Halimbawa ba, pag if it's been the other way around, if your visa was approved to go to Spain at siningil niya sa tirahan doon, ano mararamdaman mo? Sisingilin niya ako sa tirahan kasi it's 50-50. Pagdating sa Spain? Yes. So why would you even ask me kung it's worth it to consider? To begin with, yan na pala yung ano, scenario ninyong dalawa. Sige nga. Ba't mo ba tinatanong? Alam mo na impyerno na pala lahat ng bagay. Kasi considered ko pa noon na normal. Ah, ganito yan ano. Maria, alam mo, very very puzzling sa akin to, no? Kinentuhan mo kami ng lahat ng pangit na ugali na lalaki to for an hour and a half. That's all you did, ha? Huh? Hello? Huwag ka mawawala ngayon. Hello? It's my time to talk. Hello? Narinig ba ako? Maria? Aba, magaling na wala. Maria? Tatawagin mo si Chairman. Hello? Totoo na wala ka? Ngayon kailangan kitang payuhan? Hello? Binaba niya, no? Globe yan, di ba? Tawagin natin. Pusa, ginawa mo sa jawa mo to, ah. Lumayo ka. O ba? Ba't pati sa akin ginawa mo? Lumayo ka rin. Ah, pusa. Ah. Ay, grabe. Ah. Ano, ayaw nang sagutin? I cannot be rich? Ah, pusang galamboy. Sa binabaan tayo ni Maria. Nabudol tayo ni Maria doon. Baka siya, tumatawag ba? Tawag ka ulit Maria. Asan na? It's my turn to probe your story. Anyways, mga bangga, I can probe the story with or without Maria. Ano? Baka nalobat nga si Maria. No? Ang tagal na yung magkausap eh. 1 hour and a half. Pusang galang titibay ng mga ano natin, no? Namunod sa live natin, no? Siya yan? Nagbalik si Maria. Ah, yes! Another hour! Isang oras ulit tayo mag-uusap. Maria, huwag ka mawawala! Hello? Hello? Ano nangyari sa'yo? I don't know. Nawala siya. Nag-aalala kami lahat sa'yo! Oh, it's my turn. Ganito, ano? Naloloka lang ako that you still have to ask the question whether to consider getting back with him or not. Kasi with all the... Look, ganito yun, ano, Mariana. Very puzzling sa akin to na. You spent an hour and a half telling me all the bad things that this guy did to you. And yet, you're considering of getting back with him. Ibig sabihin, maraming magagandang bagay ka nilagpasan na hindi kinuwento sa amin para magkaroon ka ng consideration of getting back with him. Otherwise, there's no point eh. And it does not make sense eh. Pwedeng natatakot ako mag-umpisa. Pakilakas po. Pwedeng natatakot ako mag-umpisa din. Mag-umpisa ng ano? Panigbagong relasyon. Kasi Wait. Stop. That was not your question. Ang tanong mo ay kung hindi ba nakakatawa na i-consider pa ulit of getting back with him. At, kasi hindi ka na magre-reply dyan kasi may kaso na kayo, tatlong beses yung naging sa barangay bago ka magka-CFA.
Yung sa kanya, yung sa akin automatic na eh. Automatic binigyan na nalang ako ng CFA. It doesn't matter. The mere fact na you needed the barangay to mediate between the two of you. Ibig sabihin, there's no communication going on that's productive between the two of you, and yet you communicate with him. So ano ba talaga yung totoo dito? Ano talaga yung kabuuan ng kwento? Why after all that happened, ba't nagtatanong ka whether to consider getting back with him or not? Kasi mahal ko pa. Ha? Kasi mahal ko pa. Kasi mahal mo pa. Pasensya ka na, pero mamaya i-upload namin sa YouTube namin to. Pakinggan mo yung kwento mo kung talaga mahal mo siya. Kasi everything that happened, ha, including you and him, kayong dalawa, everything was a negotiation eh. Hindi kayo nagmahalan eh. It almost felt like it was a business deal that you were doing when you were together. Kwento mo to, ha? Buti kaya mo pala magbayad ng 100,000, yung 250, sa card pinag-aawayan ninyo. Ang dami kong tanong sa kwento mo. Ang hirap nga maniwala sa ibang part eh. Ikakasal na kayo kinabukasan, nakakaisip ko na wala kang engagement ring. At nakabili kayo agad. Try mong kupwentahin yung oras kung nagmagkakasya. Hindi yung magkakasya eh. Wala siyang biniling engagement. Yeah, but you bought for yourself. That's what you said, tama? Sarili kong pera. Exactly. And my point is, you bought that a day before the wedding. Tama? Yes, but... Amidst all the fights, the chaos, stresses, you had the time to go and buy the ring a day before the wedding. That did not make sense to me, honestly. Pero wala kang wedding ring. No, wala kaming wedding ring, pero meron kaming engagement ring kasi binili ko. So wala kayong wedding ring? Wala. So you want me to believe that you went to Cebu, from Cebu, nag-ferry kayo papunta sa province mo, knowing that you have to wait for 15 days na nakatira kayo sa bahay ninyo because you're going to marry each other and you did not talk about the ring and you're going only to talk about that a day before the wedding? That's what you want me to believe? Kasi tinatanong ko siya. No, you were there for 15 days. I took note. I kept tabs of your story. Hindi niyo napag-usapan yung wedding ring? Napag-usapan, pero iba yung gusto niya. Ang dami. Kaya nga umabot kayo ng a day before the wedding, before you were almost about to settle about the wedding ring? Yes, kasi nag-aaway din kami sa pera. Exactly my point. Diba? I mean, this conversation should have taken place way, way before. You have to remember, you went to Cebu for a couple of days. Nakikinig ako na maayos. Yes. Tama? Yes. Couple of days ka sa Cebu, and then nag-book ka ng ferry going to your province. Kwento mo ito? Yes. Pagdating mo ng province ninyo, you went to your tito? Yes. Tito mo, di ba? Hindi ba pakiusapan, you went to a tita? Yes. And you had to wait 15 days, tama? Yes. In the duration of 15 days, ha? Yes. Nagawa mong umorder ng giveaways na manggagaling sa Maynila. Tama ako, mali? Yes. Kwento mo to. Hindi niyo napag-usapan yung wedding ring? Napag-usapan, pero... Umabot kayo ng a day before the wedding bago niyo kailangan isolve yun? Yes. Kasi nag-away kami sa pera. Tinan mo, ha? Alam mo, whether true or not the story, what I'm trying to point out is, ganong kasaliwa yung common ground na hinahanap ninyo, ganun kayo kahindi aligned. Kwento mo to. And yet, stupidly, you ask me, is it okay to consider getting back with him? I mean, does that even make sense to you? Umuwi siya ng Maynila, dala niya yung sisi ng condo mo, and according to you don't have a spare key of your own place. Yes. Very unusual. Okay, granting. Wala kang spare key. Pagdating niya doon, may ipis, umalis siya, dala niya yung kotse, yung susi mo. Tama? Yes. May sarili kang bahay, hindi ka rin umuwi kasi wala kang susi. Tama, mali? Yes. You opted to leave
at to go to an Airbnb transferring to a hotel na magkasakit ka tsaka ka umuwi doon, tama? Yes. Hindi mo ba kilala si Lala Move? Para pinalala mo po yung susi mo sa'yo? Ayaw niya ibigay. Diba? Oh, hindi ka ba pwedeng bumuna sa condo mo at pabuksan mo sa locksmith yung pintuan mo? Hindi siya. Maniwala ka sa akin pagbaba mo sa lobby ng hotel, ay ng condo, yung guard meron lagi number ng locksmith yon kasi meron silang contact. Dahil hindi ikaw nag-iisang tao nakakawala ng susi. But you opted to live in a Airbnb for one day, transfer to a hotel, work, got sick, go to your place, nag-away kayo, go back to a hostel and work. Oh, granting totoo ito. Because I was very, patient, listen to the entire story. Ganun ka walang yan, nag-isamahan ninyo, and you are asking whether okay pa magbalikan kayo? Mahal mo siya, pero hindi mo naman din pinaka... Kung hindi niya pinakita sa'yo, yung pagmamahal niya, hindi mo rin naman pinakita. Listen to your own story. Nakakita ka ng cream silk tsaka ng chinelas ng babae sa maleta niya. Tama mali? Chinelas ng babae. Chinelas ng babae. To your interpretation, may babae siya. Tinanong mo siya, ang sabi niya sa'yo, alam mong hindi ko kaya mag-travel mag-isa. That's an admission na meron siyang iba. Yes, and nakita ko yung boarding pass ng babae. Exactly. Oh, hindi pa sapat na yun na detail para hindi ka na magtanong ang tinatanong mo? Ano naman ang ulo mo? Munggo, hindi utak? Aliga rito, malapit ka lang, kakaluging yung ulo mo. Ay, alam mo what's unbelievable to me is that all the details staring right in front of you and yet you get to ask the question, is it okay? Totoo ba? Kwento mo to ha. Even if we go back to your entire story, wala kang binanggit ni isang matinong bagay tungkol sa kanya. Not a single thing. Wala naman siyang matinong bagay na ginawa sa akin. There you go! And here you are asking the question, is it okay to get back with him? Ang matinong bagay lang siguro yung pumunta siya dito sa Pilipinas. Well, hindi mo nga binilang yan eh. Pinagbakit mo nga siya eh. Kasi siya yung nag-offer ng 50-50 lahat. Well, alam mo, ganito, Maria, naiintindihan ko yung part na yan. In-offer niya eh. But at some point, ikaw yung host niya dito eh. You should have showed him yung example na you are in my country, I'm going to host you properly. I have a place. Pero hindi, you agreed to it eh. It became the practice according to your story. Yes. Eh, di ba? Everything, alam mo, hindi ko sinasabi sa'yo, Marianne. Alam mo, well, I do not want to assume that did that happen. You didn't go to Spain. Don't tell me that. Yes, pero kung pumunta ako sa hindi kanila... Stop it. You did not go there. We cannot talk about things that we can only assume but did not happen. Okay, sabihin na lang natin, kahit nung nag-apply ako ng visa, the visa fee, ako nag-shoulder lahat. Wala siyang binigay maski piso. As you should! Sino ba paalis? Ako. Eh, siya nag-insist eh. Alin? So, kahit man lang... Okay, the ticket... Okay, tama ka. Oh, diba? Kasi bilang babae, at some point, diba, dapat sana bigyan kanya ng kahit pa paanong tawag nun, share doon sa gasas, tama? Yes. Oh, sige. Yung sa agency. So, binayaran mo rin ba yung plane ticket na going to the Philippines? No. Exactly! I was just following your logic. Oh. But I paid his visa for 2 months here. But why did you do that? You have to remember, ha? Yung dalawang buwan na yun, tayo mo reklamo. Pagkain niya, tamad siya, ayaw magtrabaho, nasa kwarto lang, inaasikaso mo. And yet, you paid for him to extend his stay in the Philippines. And then you complain. Katangahan. Ang cute ng pagkakasabi mo na. Ulitin mo nga.
blinded with love. Oh, in English na, para social na, kabobohan yun. Blinded with love? Alam mo, Maria, I find it hard to believe the love ito. Pakinggan mo yung kwento mo. Sa kwento mo mismo, hindi ka rin naman nagmahal. Alam mo, I understand you. Ikaw biktima dito, ate. If the story is accurate, you are the victim here. Kaya ako sinasabi sa iyo ito, because baka maulit ito kasi mayroon ka na naman kang Amerikanong kausap. Diba? Baka maulit ito kaya pinapangaralan kita. Other than that, this is water under the bridge. Eh. Nakalipas na ito, di ba? Yes. Unless gusto mong balikan siya. No. Oh, tinan mo? Alam mo, hindi ka lang basta ka ano, tanga, plastic ka rin. Pwedeng. Kaya na, tinawagan mo ako, tatanong ko, is it okay to consider blood ngayon naman? No. Sa utak, no. Sa puso, it's different. Ay, nako. Okay, let me be scientific. No? Kahit kailan, yung puso mo, as in yung literal, ha, cannot make a decision. Utak lagi yan natin. Okay, hindi magkaiba yung dalawang yan. Gusto mo paliwanag ko? Kaya mag-isip ng puso natin? Hindi. Your heart only beats faster because your brain is thinking of something else. Huwag niyo akong sabihin, yung puso, hindi yung utak. Iisa lang yan, tigilan niyo. Really? Gusto mong sagutin ko yung tanong mo, is it okay to reconsider na balikan siya? Gusto mong sagutin ko yan after all ng kinuwento mo? Hindi ba't alam mo yung sagot? Kasi alam mo kaya, the reason why I allowed you to tell the story for an hour and a half. I respect when people, alam mo Maria, I respect when people, kasi kwento nyo to eh. I always feel honored pag you choose to tell me the story. Otherwise, ano ba laman ng show ko, kwento nyo to eh. Natutuwa ako na isinishare nyo yung buhay nyo sa amin. For some people, this is entertainment. For other people, this is information. For some, this could be a lesson. And I appreciate tinawagan mo ako. I like it. Tinawagan mo ako. But in your story, for an hour and a half, alam mo ang lahat ng mali. Very clear sa iyo. Yung kwento mo, lagi may kasamang reklamo eh. And here you are asking a question, whether it's okay to consider na balikan siya. Di ba dapat alam mo yung sagot? Halimbawa, babalikan mo siya. Anong babalikan mo sa kanya? Sobrang saya ba ng sex life niyo? No. Ano babalikan mo? Kasi yun lang, that's the only part we didn't cover eh. Ano babalikan mo? I don't know. I don't know. Arte mo. Ano mabalikan mo, di ba? Napaka-explosive yung dalawa. You are each other's triggers. Tama ko mali? You trigger him, he triggers you. Puro negatibo. I know what I can tell you, but I'm refusing to answer the question. Because I'd love to think na alam mo ang sagot sa tanong mo. Ano gusto natin maniwala dalawa dito na hindi mo alam ang sagot sa tanong mo? It's not worth it. Ano yun? Islam mo? Ano yun? Be worth it. Gulo-lipid na pagkakasabi dyan. It's not worth it. Oh, ang galing mo. Islam si Maria. Yaman, nakakondo na Islam pa. Galing. It's not worth it. Is that what you're telling me? Yes. Or you're just reacting to what I was saying? No. Alam mo ba yung kwento mo ay too good to be true? Alam mo kung bakit? Para ako nagsulat ng script sa pelikula na wala akong ibang inisip kundi pahihirap ako ibigay ng babae. Yun ang dating sa akin eh. Pero kwento mo ito ha. Imagine mo, gabi, the night before the morning of the wedding, you were canceling the catering service.
Nag-catering ako, ate, hapon pa lang, the day before. Nalaga na namin yung itlog pugo. Para sa chapsoy. Nahiwa na lahat ng repolyo. Lulutuin na lang kinabukasan. Nagka-cancel ka ng gabi. Yung ginawa ko eh. I know! That's how much hassles, di ba, you went through with this guy. And here you are asking a question after an hour and a half of bad-mouthing him on radio. You ask the question, is it worth it? The last time you saw each other sa barangay, tama? No, court mismo. Sa korte. Nakita. Anong parte ng korte kayo nakita? Wala pa kayo sa judge, tigilan mo ko. Nasa piskal pa lang kayo, tama? Yes. Kasi itatry ng piskal na immediate kayo, tama? Yes, kaya nga tinanong kami kung... Hindi ba kayo nagkita after nun? Magsabi ka sa akin totoo? Never. Hindi kayo nagkita? Never. Sigurado ka? Never. Mamatay? Ako? Yes. How many emails did you receive? Gusto mo bilangin ko ngayon? Gusto ko. Okay, I will open my email. You do not open email, you access it. Okay. Charing lang, ito naman. Para kunyari matalino ako, ito naman si Maria. Yung Kuya Manjurot. For more than 2 weeks, meron akong 23 emails galing sa kanya. Okay. 23 emails, tama? Yes. Coming from him. On the 3rd, on the 4th, on the 5th, on the 6th email, hindi mo naisip i-block? Hindi. Mabot ka ng 23 eh. Bakit? Ba't di mo naisip i-block? Pinabarangay mo to ha. You are the same person na nagpapadeport sa kanya and yet you are entertaining 23 emails in the past 14 days. How hypocrite can you be? Hindi ko siya nireplyan nun. Well, doesn't matter. Pinabarangay mo to ha, hindi mo siya blinak. Bakit? Hindi ko alam. Yung kwento ko ba, is it making sense? Mga tanong ko? Yes. Well, bakit di mo blinak? First email, second email, third, fourth, fifth. Okay, sampu. Ini-email ka niya kasi, kwento mo to ha, kasi he was jealous that you were dating an American guy. Tama? Oh, you ako. Yan, and you knowing that you have a protection order from him. Yes. How can the law protect you if you circumvent the law against what you filed against him? Paano yun? Ha? Huh? Yeah. Sige, dali. Dahil sa katangahan ko. Alam mo, Maria, ganito ano? I don't want to tell you. I refuse to answer the question that you were asking me. I think it's incumbent to you to answer that question and know that you're going to make a very sound decision. After all the troubles that you went through, cancellation of wedding, away sa labas, him telling you wala kang utak, you have no brains, tama? Dead weight sa bahay, tantrums na marakulyo here and there. Of everything that happened, filing a case against him, nasa piskal kayo,
everything, ha? Every actions that you told me, everything that you've done na magkasama kayo, lahat kontrapelo kayong dalawa, and here you are asking that question? Really? So you tell me now, ikaw magsabi sa akin, what do you need to do? Block him totally. Lakasan mo. Block him totally. Block him totally. Then? Hayaan ko na lang yung kaso. Ako, yung kaso kasi ate, I'd rather let go of that eh, kung ako lang. Totoo lang. But if you think, kasi ano yan eh, you are exercising a right eh. Di ko lang maintindihan yung parang gaitsara mo sa lugar nyo, no? Bahay mo, kailangan nila ng papeles para paalisin mo. Bahay mo, ha? Talaga? Parang, di ba? Parte ng kwento mo ito, di ba? Kasi, lakasan mo po. Kasi dineclare ko din siyang nakatira dito. So may access card siya. So kailangan ko siyang illegal para yung access card ibalik niya sa akin. Hindi siya makapasok dito. Governor's Park ba kayo? Ha? Lakasan mo. Ano po? Sa Governor's Park ka nakatira? Ha? Tama ako, no? Ha? Oh my God. Diyan lang may access card eh. Tama, no? Ha? Tama ba ako, no? No. Ano ba yan? Wee! Sa Governor's Park kami. Yes, nakakailang tama na ako. Asan ang Governor's Park? Pati pakilakas, hindi ka naman. Asan ang Governor's Park? Mandalo yung... Medyo joke lang kita. Well, anyways, Maria, ano. I really believe that you are bright, witty, and intelligent enough to know exactly what you need to do with your life. I believe that. No. Alam mo, if there's anything na... Sorry, pero yung... Alam mo, very ominous kasi yung timing ng kwento mo, di ba? Hindi ko maintindihan kung maniniwala ba ako sa kabuuan ng kwento. Kasi sobrang malas mo eh. Sobrang malas at napakamahiwaga mo sa kabuuan ng kwento mo. Imagine mo, nag-umpisa... Nag-ano ka, online app ka, you met a Spanish guy, you talked for 3 months, you ghosted him. Yes. And then, amazingly, you met him up sa isang bar. Same time, same place, same night, you were there. Dahil sa isang kaibigan. And that was very amazing, di ba? Kasi yung kaibigan ko is a Spanish guy, which is taga doon, hindi ko alam na same sila. Well, magkakilala sila. Baka iisang dipa lang ang Spain talaga, no? Same sa Barcelona. Barcelona. Kala ko sa Mallorca. Hindi Madrid. Madrid na gano'n. Well, anyways, ate, if there's anything that I was able to help you out with, maybe listening to your story. I don't want to invalidate your own story. Nalulungkot ako na inabot mo ang inabot mo. But it would have been worse kung natuloy pa yung kasal ninyo. With yung attitude yung dalawa towards each other, mas mabuti hindi kayo nakasal. Tama ba ako? Yes. Oh, so huwag ka nang bumalik dyan. Okay. As much as I do, ayaw kitang payuhan sana. Kasi naniniwala kung alam mo yung gagawin mo. So huwag ka nang bumalik dyan natin. Okay. Tigilan mo na yan. Mayroon po siyang 8 damit dito. Dali-dali naman dalhin sa lobby ng hotel niya yan eh. Anong condo niya at ibigay sa... Sabihin sa guard. Iabot sa kanya, di ba? Why are you keeping it? Tinapon ko na.
Well, I don't believe that part. Wala na. Tinapon ko na. Sige. Asan na yung Amerikano? Umuwi sa kanila. Kailan ka kukuha ng visa? Punta rin. Bakit ako kukuha ng visa? Oo, holding us mo nga eh. Ha? Langas baka nakukuha ng visa kung nakatira siya dito sa Pilipinas. Ah, buuwi pa rin sa Pilipinas. Maybe next year. Ah. Ewan. Ano relasyon mo dun? Close friend ko siya. Close friend mo siya? As of right now, close ko siya. Yun lang. Dati mo kay MU? Yes. Nung dati mo kay MU, anong, paano yun? Anong samahan ninyo? Lumalabas kami. Lumalabas during my day off. Ganun. Or pinipick up niya ako dati sa trabaho ko. Sinusundo. Paano mo nasabing MU kayo? Ano bang kailangan gawin ng dalawang tao para masabing MU sila? Naglalaplapan ba sila? Hindi kasi, kung sinusundo ka lang niya, hindi kayo MU, magkaibigan lang kayo. Eh, kailangan mo MU kayo eh. May ginagawa kayo na hindi ginagawa ng magkaibigan para masabi mo MU kayo. Tama ba ako? Otherwise, friends lang kayo. Pero sabi mo kasi MU kayo eh. Oo, oh, MU kami pero walang laplapan. Ano nga ginagawa niyo para masabing MU kayo? We treat each other na parang magjowa pero walang ganon. Kasi ayoko. You treat each other na parang magjowa? Exclusively dating, ganon lang. Pero walang label, ganon. Ah. You date, you don't kiss? No. Ay, di friends lang kayo? No. Sorry, mga panggabi, this is a very innocent question, ha? Naguguluhan na kasi ako ngayon, eh. Sa panahon ngayon, magulo na yan, eh. Dari sa amin, nahahawak pa lang kamay, eh. Papakasalan mo na dapat. So, ganun pala yun, no? Usapan nyo lang, exclusive, ha? You don't date anybody else, don't date anybody else. MU tayo, parang ganun. Yes. From the very word itself, mutual. Tama? Yes. So, mahal mo? Noon, ngayon, di ko alam. Ginagamit mo na lang ngayon? Ha? Maybe yes, maybe no, pero open siya sa ganun. Sige. Well, anyways, all I can tell you, Maria, alam mo, good luck lang talaga sa'yo, no? I hope you find your knight in a shining armor. Someone who will stall you away from all the chaos of the world. Sana matagpuan mo na yan. I hope so. Someone who's going to look after you, take care of you. Just like what you declared you deserved. On the other hand, I also believe that you always attract your own kind. Kung naniniwala ko dyan, you always attract your own kind. Lagi yan. Katotohanan ng buhay yan. Kaya I seek professional help para. Yeah, that can help. Huh? Yeah, that can help, Kako. But inevitably and eventually, the best... Nabasa ko to dati sa Nido. Di ba kumili kang gatas dati, may kasamang maliit na libro yun pang bata? Hindi ko alam. The best help is self-help. Totoo yan. That is true every single time. I want you to say it with me. The best help... The best help is self-help. Self-help. Yeah. Self-help and self-love.
Huwag mo nang dagdagan yung sanido. Yun lang nakalagay sa gatas. Huwag kang bida-bida. Huwag kang bida-bida. Yun lang nakalagay sa sanido eh. Yun lang ang nakalagay doon sa maliit na libro na nakadikit doon sa karton ng gatas sa nido. The best help is self-help. Okay, the best help is self-help. Walang nakalagay na self-love. All the same. But that's very true. You always attract your own kind. Alam mo, sa totoo lang, Maria, malaro ka sa pag-ibig, no? You play around and you hope you're going to stumble into a true love. Alam mo, true love finds us when we are not looking for it. Only when we are ready. Did you hear me? Yes. Did that make sense to you? Yes. Yeah. True love only finds us not when you're looking for it, only when you're ready. And you're not ready. Hindi ka ready na magmahal ng totoo ngayon. Maybe this is your time to explore the world. Go out, meet some people, make friends. Attend to yourself, diba? Pay off your condominium. Magpunta ng gamit of your own. Baka, this is your time. You're young, you're just 28. 28 ka lang, di ba? Yes. Hmm. Di ba? Di ba paglabas ng kondo mo yung Watson dyan? Tama, di ba? May Watson ba? Paglabas? Wala. Tigilan. Wala. May Watson eh. Yung tsatsago nga, malapit siya, nagsara na eh. Wala. Kasi nasabi mo, governor's place, hindi. Diba? Ah, so dito ka sa... Ah, dito ka pala sa may ano... Nuebe, malapit. Nuebe? No. Baron? No. Hindi rin. Pusang gala, mahanap. And then, ano lang. Inaasar lang kita. But anyways... Good luck sa iyo, Maria. I'll give you a very precise answer. Go on with your life without this guy. I think that's the most sensible thing you can ever do for yourself. If ever na dumating yung pagkakataon na bumalik ka sa lalaking yan, huwag ka na makinig ng show ko kahit kailan. Huwag ka natawag. Kasi wala ka palang natutunan dito eh. In short, tutuloy ko ng kabubuhan, katangahan ko. Well, what, however you want to look at it. If you think it was the biggest lesson that you may ever have in your life, then go ahead. If you think it's the most stupid thing you've done, then go ahead. However you want to look at it. Whatever makes you, helps you sleep better at night. Mas natutulog ako ng peaceful ngayon kaysa dati. Naku, plastic. Katanong-tanong mo lang, mabalik ka mo o hindi, masakit. Huwag niyo akong chinacharing-charing ako. Natutulog naman ako. Good luck sa'yo, Maria. Ba't parang tumatawa ka? No. Ha? Hindi po. Sige. Wala ka na gustong tanungin? Yun lang? Yun lang. Okay lang, hanggang 5 tayo. May duty pa ako. Sige. Wala ka na. Any more question? Nothing. Wala na? Yes. Thank you for taking the time to call the show. Thank you. Thank you for the advice. Wala akong advice na binigay sa'yo. You did. Bluntly. And thank you for listening also to my yun, mom. Okay, yun. Thank you for listening. Tagal eh. Pusa eh. Oh. But it's our pleasure to listen to your story. Salamat, Maria. Bye-bye. Okay, thank you. Si Maria ng Mataluyong na Panggana. Ang gulo ng buhay ni Maria, no? Pusang gala. Chairman, no? Naku, chairman.
Pero tara sa Spain, German. Ay, nako. Maganda palang rule yan, 50-50. Binabati ko po yung minigrain niya yung gabi. Ito, ang lupit no, 700 plus ang nanonood. Oh. Sa kwento ni Maria, really interesting na no, mga panggana. The timing is really unusual, no? Sa kwento niya, no, mga panggana.